counting pa lang. So, tara, may recording in progress. So, sa mga mag-intermediate accounting pa lang, so, dapat makinig talaga kayo sa webinar na to kasi this webinar would be a great help to you, especially on this topic. Okay, so sige, wag na natin patagalin pa. Let us start our discussion. For tonight, meron tayong dalawang topics na pag-usapan. So, part one would be bank reconciliation. And part two is proof of cash. Okay, so again, wag ka masyadong atat sa proof of cash. Darating tayo dyan. Mag-focus muna tayo sa bank reconciliation. Okay? So, sir, what is bank reconciliation? Bank reconciliation, as defined, it's a statement. It's a document which brings into agreement the cash balance per book and the cash balance per bank. Okay, so obviously, kaya tinawag na bank reconciliation yan, from the name itself, reconciliation, reconcile, pag-ayusin sa Tagalog. Tama ba? Anong inaayos natin? We are reconciling the cash balance per book and the cash balance per bank. Bakit nire-reconcile, sir? Kasi common sense, hindi sila in agreement. Tama ba? Common sense, hindi sila equal in amount. Eh, syempre, dapat yung cash balance na nakarecord sa libro mo, bangga sa cash balance na nakarecord sa banko. Tama ba? Kasi ang pera pwedeng i-deposit sa banko. Tama ba? For those na alam ko naman na hindi pa kayo nakapag-intermediate accounting, ang pera din i-deposit sa banko. So kung magkano yung amount ng pera na nakarecord sa'yo, dapat pareho yon sa amount ng pera na nakarecord sa bank. Tama ba? Hindi pwedeng hindi. Kasi kahit naman sino magwawala. Naku, nasan ang pera ko? Ang dideposit ko 100,000, tapos ang nire-reflect nyo na balance ko 80,000. So nasan yung 20,000? So there are instances na hindi talaga sila equal. And I will explain later on bakit hindi equal ang cash balance per book saka cash balance per bank. I will explain that later on. Pero palagi yan, hindi yan equal. Kahit sa practice, kapag nagtatrabaho na kayo, never nag-equal yung dalawang yan unless wala talagang transaction. Pero hindi eh. Talaga sa practice, hindi talaga equal yan. Kaya palagi or it is required na mag-prepare si company ng bank reconciliation. And the purpose of this document, the purpose of this report is to agree the cash balance per book and the cash balance per bank. Kaya bank reconciliation. Nire-reconcile mo yung cash in bank balance mo na nakarecord sa libro at saka nakarecord sa banko. Diba basic? Ano ba naman yan? Wala na naman ka-challenge-challenge tong topic na to, sir. Eh. Diba? Bank reconciliation. Ngayon ang tanong, kailan pa pine-prepare ang bank reconciliation? Trip ko lang, sir, kasi ako yung accountant eh. Tinatamad ako ngayon gumawa, hindi ako gagawa. Naku, hindi pwede yon. Actually, bank reconciliation is prepared monthly. Bakit? Kasi ang main source document ng bank reconciliation, pag sinabing source document, yung document na ginagamit to prepare it. The main source document ng bank reconciliation is the bank statement. At ang bank statement ay binibigay sa iyo ng banko, kung ikaw ang depositor, it is being provided to you by the bank monthly. So, ibig sabihin, monthly, nakikita mo or every end of the month, makikita mo magkano pa ang pera ko na nakalagay dyan sa banko na yan. Okay, so malalaman mo yon paano? Through the preparation or through the issuance ng bank, ng kanyang bank statement. So, pag nag-issue si bank ng bank statement, makikita mo, ay naku, magkano pala ang balance ko, ganito na pala. Monthly yon. Kaya kapag hindi pareho, yung nakarecord na amount ng pera sa libro, at saka amount ng pera na nasa bank statement, then you need to prepare a bank reconciliation. Kaya nga generally, it is prepared monthly. And it is required actually kasi the preparation of bank reconciliation is part of the entity's internal controls. So yung internal controls na yan, so maintindihan ako ng mga estudyante na nakapag-auditing na, pero yung hindi pa, nako, pagdating nyo sa auditing, maiintindihan nyo na part ng internal control over cash ang pagpe-prepare ng bank reconciliation. Na syempre, internal control yan eh. Pag sinabing control, we are safeguarding our asset, especially or specifically cash. So one of the safeguarding feature na kailangan i-implement ng company is the preparation of bank reconciliation. Okay, so bakit monthly? Kasi ang bank statement, pine-prepare monthly. Monthly mo nakikita or every end of the month mo nakikita, magkano pa ba yung pera na nakalagay sa banko. Okay, and take note from our discussion a while ago, pag sinabing bank statement, it is a report prepared by the bank monthly din. Okay, na ang pinapakita ng bank statement ay yung cash balance
ng so yung balance ng cash at the beginning of the month, ilan yung deposit na ginawa mo, ilan yung check na binayaran mo, at ilan o ano pa yung mga charges and other credits na ginawa ng banko to arrive to the cash balance per bank at the end of the month. So pinapakita ng bank statement, in other words, yung beginning at ending balance nung cash mo sa banko na yan, as well as yung movement niya during the month. Pag sinabing movement, yung galaw niya, ano yung mga dinagdag sa bank account mo, ano yung mga binawas sa bank account mo. Lahat yun makikita mo sa bank statement. Kaya again, bank statement is the main source document in the preparation of your bank reconciliation. Ay, wala, basic sir, ano ba naman yan, walang ka-challenge-challenge. And take note, may tatlong forms ng bank reconciliation. Okay, nandyan yung una, adjusted balance method. Sinabing adjusted balance method from the name itself, mula sa unadjusted balance per book, i-convert mo siya papuntang adjusted balance, ganun din yung gagawin mo sa bank side. Yung unadjusted balance per bank, ililipat mo papuntang adjusted balance. And take note, yung adjusted balance na na-compute mo, yan yung amount na ipepresent mo or ire-report mo sa balance sheet at year-end. Okay. So kasi mag-iisip ka eh. Ang nakarecord na amount sa libro ko, sa books ko, 100,000 yung cash ko. Ang nireport ng banko, 120. So syempre, isipin mo, anong amount ang ire-report ko sa balance sheet? Kasi ang cash part ng asset yan eh. Tama ba? 100,000 ba o 120? The answer is, wala sa kanilang dalawa. Kasi yung 100,000 at 120, parehong unadjusted balance pa lang yun. Iko-convert mo yun papunta sa kanya-kanilang o kani-kanilang adjusted balance. At yung na-compute mong adjusted balance, yun yung ire-report mo sa balance sheet. So I hope naintindihan nyo pa o nasusundan nyo pa ako. Mamaya I will explain further ano ba yung ibig sabihin ng adjusted balance method. Okay? Next, nandiyan naman tinatawag na book-to-bank method at patlo, bank-to-book method. O kaya tinawag na book-to-bank yan kasi ang format ng bank reconciliation is from the unadjusted balance per book, papapuntahin mo siya sa unadjusted balance per bank. Pag bank-to-book naman, from unadjusted balance per bank, papapuntahin mo ng unadjusted balance per book. Kasi nahilo na ako, adjusted bank book, nahilo na ako sir. Okay? So para hindi ka mahilo, always remember, I am suggesting you na ang gamitin in computing bank reconciliation questions ay adjusted balance method. Bakit hindi mo nire-require or ina-advise na gamitin ang book to bank saka bank to book sir? Kasi kapag nag-adjusted balance method ka, kaya mo na rin gawin yung book to bank at saka bank to book method. Okay, paano yung gusto mong sabihin, sir? Okay? So ano yung gusto mong i-point out doon sa reminder mo na yon? Na ang gagamitin natin, adjusted balance method. Hindi book to bank, hindi bank to book. Kasi yung dalawang yan, na-address na rin nung adjusted balance method. So paano yon, sir? So sige, let us proceed to our next slide. So let me show you the template in answering bank reconciliation questions. So let me show you the template. So ang template natin sa adjusted balance method, nahatiin into two parts. Yung book side at saka bank side. Di ba sabi ko nga, yung book side may unadjusted balance yan. Yung bank side, may unadjusted balance din. So ang goal mo, adjusted balance method, ay papuntahin yung kanya-kanyang unadjusted balance nila papuntang adjusted balance. So kumbaga, sa questions regarding bank reconciliation, hindi ka naman required na kumpitin pareho yung book sa kayong kay bank. Hindi ka required. Bakit hindi required, sir? Kasi yung adjusted balance dapat nung book, pareho lang din dapat yan sa adjusted balance nung bank and vice versa. For example, hindi binigay yung unadjusted balance per bank. So wala kang choice. Para makompute yung adjusted balance, dun ka sa book side. So lahat ng mga information sa bank side, wala ka nang pakialam dun. Kasi ang hinahanap adjusted balance eh. So kumbaga, yung adjusted balance ng book, pareho yan sa adjusted balance per bank. I'll repeat. So hindi ka required computing pareho. Kaya ang kailangan mo lang gawin, mamili lang sa dalawa. Depende nga sa given information din ng problem. Kaya ano yung sinasabi mo kanina, sir?
na kapag naka-adjusted balance method ka, kaya na rin niyang i-address yung bank-to-book method at saka book-to-bank method. Oops. Okay, so gagawa lang dito na ano, highlighter. Nasaan na yun? Ayan. Pag sinabing book-to-bank method, di ba sabi ko kanina, pag sinabing book-to-bank, ang goal mo is from an adjusted balance per book, papapuntahin mo ng unadjusted balance per bank. Pag sinabing book-to-bank method. Kapag naka-adjusted balance method ka, kaya mo na rin ma-address yon. Paano, sir? Ang una mong gagawin ay computein yung adjusted balance ng book, papababain mo yan dito. Okay, so from unadjusted, gagawin mo adjusted. Pag na-compute mo yung adjusted balance per book, di ba sabi ko kanina, pareho lang yan ng adjusted balance per bank. Tama ba? Pareho lang dapat yung dalawang yan. At dahil pareho yan, inilipat mo lang. So pag nalipat mo, i-work back mo siya. From this, papaakyatin mo para makompute mo yung unadjusted balance per bank. Yan yung tinatawag na book-to-bank method. Kaya book-to-bank method, from unadjusted balance per book, papuntang unadjusted balance per bank. Kaya na bang ma-address ng adjusted balance method? Definitely, kayang-kaya na. Okay? Namurahin lang muna natin. Ha? So again, I'll repeat. Pag adjusted balance method, ang goal mo, kumpitin yung kanya-kanyang adjusted balance nila. Pero take note, yung adjusted balance ng book, pareho lang sa adjusted balance per bank. Kaya nga sabi ko kanina, hindi ka required kumpitin pareho. Kung ano lang yung given information, yun lang ang gagamitin mo. Pero kung sakaling parehong given to, kung sakaling given to, saka given yan, okay, ang ginagawa ko dati, nung nagre-review ako, ina-assess ko sa given information, sino yung may pinakamaraming item. Kapag maraming item si bank, hindi yun ang pipiliin ko. Doon ako sa mas konti. Kasi yung mas konti yung item, mas mabilis makompute. Tama ba? Hindi sir, gusto ko pinapahirapan sarili ko eh. Tama, sanay kasi tayo pinapahirapan ang sarili natin eh. Remember, yes, we need to study hard, but most of the time, we need to study smart. Tama ba? Kasi pareho mong kukumputin. Uubos ng oras yan. Tama ba? Kaya ang ginagawa ko, kung given pareho to, itong unadjusted balance, parehong given, at ito ang tinatanong, okay, kung adjusted balance ang tinatanong, mamimili lang ako sa kanilang dalawa. So anong side ang pipiliin ko, sir? Book or bank side? Ang pipiliin mo, yung side na may konti lang yung item. Pag yung side, marami yung item, huwag mong piliin yun. Kasi pag marami yung item, may tendency pa na magkamali ka ng pag-input sa calculator eh. Tama ba? Eh kapag konti yung items, bumababa yung risk na yon. Bumababa yung chances na magkakamali ka ng pag-compute. Kasi konti lang yung ilalagay mo or i-input mo na amount sa calculator. Yan na, basic sir. Totally understandable. Pero, ingat lang, kung isa sa kanilang dalawa lang ang binigay, kung sa book side lang ang binigay, ay huwag ipilit. Huwag makulit ang puwet. Sa book side ka lang. Huwag mo na pakikilaman yung sa bank side. Okay? So again ha, pag adjusted balance, kaya ma-address ang book to bank. Kaya rin ma-address, okay, kaya rin ma-address ng adjusted balance method ang bank to book method. Paano yun sir? Di ba? From an adjusted balance per bank, papapuntahin mo ng unadjusted balance per book. Paano mo gagawin yun? Babaliktarin mo lang yung kanina. From unadjusted balance per bank, gagawin mong adjusted balance. Eh sabi ko kanina, equal yung dalawang yan. So ililipat mo dito. Pagkalipat mo dyan, i-work back mo pataas. Okay, makukompute mo na yung unadjusted balance per book. Diba, sino nagsabing mahirap ang bank reconciliation? Napakadali. Sobrang dali ng bank record. Maniwala ka sa akin. Totally no-brainer. Walang kahirap-hirap tong topic na to. Okay? So ngayon, sabi mo kanina, sir, di ba, kapag pareho silang given, isang side lang ang pipiliin ko at yung may pinaka-konting item. So yung mga items na nasa gitna nila, ito, yung mga nasa gitna nila, o yung items na kailangan mo to convert the unadjusted balance papuntang adjusted balance is known as your reconciling items. So merong tinatawag na book reconciling items at merong tinatawag na bank reconciling items. Pag book reconciling, yun yung mga reconciling items na nasa book side lang.
pag bank reconciling items, yun yung mga items na nasa bank side lang. Di ba? Common sense. So, kumbaga ang dating, yung kay Pedro, kay Juan, kay Juan. So, kung yung item ay kay book lang yon. Kung yung item ay kay bank lang yon. Kumbaga walang agawan dito. Nako, sana all sir, walang agawan. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang book reconciling items? Ano ba ang bank reconciling items? Isuburahin ko lang muna itong mga epals ano, ha, sa PowerPoint natin. Okay. So, unahin muna natin yung book reconciling items. Okay. Nandyan ang credit memo, debit memo, and then errors. Okay. Next, sa bank naman, nandyan ang deposit in transit, outstanding check, saka errors. Okay. Actually, sa totoo lang, madali ang bank reconciliation kung walang error. Bakit? Kasi kapag credit memo saka deposit in transit, kung titignan mo sa template, automatic naka-plus 'yan. Okay, kapag debit memo saka outstanding check, palagi yang pa-minus. So kung titingnan mo, ang nagpapahirap lang ng buhay natin sa bank reconciliation ay mga errors. 'Di ba? Ganoon naman talaga palagi. Lahat na nagpapahirap sa atin yung mga pagkakamali natin. Charot-charot lang. Diba? Kaya, kumbaga, mag-iisip ka lang sa topic na to kapag may error eh. Pag walang error ang bank record, maniwala ka sa akin kahit nakapikit, kahit wala ng calculator. Charot lang. Wala ng calculator eh. No? Kahit nakapikit, kayang-kayang isolve ang problem ng bank record kung walang error. So, kumbaga, mag-iisip ka lang pala dito kapag may error. Pag walang error, walang ka-challenge-challenge to. Parang pang-elementary lang. Parang pang-elementary. So, kumbaga sa book side, ang formula ay unadjusted balance plus credit memo minus debit memo, okay, plus minus errors. So, mamaya pag-uusapan natin, kailan ba plus o kailan ba minus ang errors? Sa bank side naman, ang formula ay unadjusted balance plus deposit in transit minus outstanding checks plus minus error na naman. And again, mamaya pag-uusapan natin ng mas matindi ang mga error na yan. Pero ito lang gusto kong i-emphasize dito. Kung walang error, pansinin mo. Mahirap ba ang bank recon? Walang ka-challenge-challenge. Basta malaman mo na credit memo, plus yan. Basta malaman mo na debit memo, minus yan. Basta malaman mong deposit in transit, plus yan. Basta malaman mong outstanding check, minus yan. So mag-iisip ka lang talaga dito sa error. Naku, lintik na yan. Kaya ayoko nagkakamali sir. Eh, kapag nagkakamali ka, doon ka talaga mapapaisip eh. Di ba? Maraming salamat sir. Meron na naman akong na-realize ngayong gabi. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin, ano ba ang credit memo? Ano ba ang debit memo? Deposit in transit sa outstanding check. Alangan namang ininumerate ko lang yan. Nakakahiya naman sa'yo. Di ba? Kailangan pag-usapan natin. Kailan ko masasabing credit memo? Kailan ko masasabing debit memo? Kailan ko masasabing deposit in transit at kailan ko masasabing outstanding check. Okay? Pero hindi lang 'yon. Kailangan mo ring maintindihan bakit siya plus, bakit siya minus. Kasi minsan tayo parang minememorize mo na lang yung template. Oh, yeah, yung credit memo plus 'yan, debit memo minus 'yan. Okay 'yon, walang problema doon. Kasi mas mabilis tayong magso-solve kapag alam na natin yung plus or minus eh. Pero behind that, kailangan alam din natin bakit siya pina-plus o bakit siya mina-minus. Kumbaga mas madaling maintindihan ng accounting if you know the whys rather than the hows of accounting. Ay taray, parang the hows of us lang sir. Ah. Kumbaga marami sa atin alam ang how eh. Alam kung paano i-solve 'yan. Tama? Ay, paano i-solve 'to? Ay, plus mo 'yan, minus mo 'yan, divide mo 'yan, times mo 'yan. Di ba nakaka-relate ba ang lahat? Marami sa atin alam ang hows eh kung paano ginagawa. Pero most of the students do not know the whys. Bakit pina-plus? Bakit mina-minus, bakit tina-times, bakit dinidivide. Eh, yun ang mas mahalaga eh. Yun ang magdadala sa atin sa pangarap nating CPA license eh. Kasi mas madaling maintindihan ang mga susunod na topics ng accounting if mas pinaprioritize mong intindihin yung whys. Kasi pag alam mo ang whys, kahit bagu-baguhin mo, kahit balibalik na rin yung question na yan, kahit na doblehin yung amounts, kahit na i-jumble yung amounts, i-jumble yung given information, kung alam mo yung whys, hindi ka malilito. Minsan kasi kapag alam mo lang yung hows, yung paano, minsan malilito ka eh. Naku, akala ko,
ipa-plus pala yung pala ima-minus kasi binaligtad pala ni Sir. 'Di ba? Kasi alam mo lang yung paano eh. Minsan di mo alam yung bakit. Kaya kapag may binabago diyan na konti, nako nalilito ka na. So again, pag-uusapan natin ano ang credit memo, debit memo, deposit in transit saka outstanding check at saka pag-uusapan natin bakit sila pina-plus at bakit sila mina-minus. Ah, wag na natin patagalin pa. Let us start with credit memos. Okay? Sinabi pong credit memo, credit memos refer to items not representing deposits credited by the bank to the account of the depositor but not yet recorded by the depositor as cash receipts. Ito na, pansinin mo. Ito yung gusto kong i-emphasize sa definition. Credited by the bank but not yet recorded. Yun lang yung pinakatatandaan mo sa definition. Credited by the bank but not yet recorded. Anong ibig sabihin nun? Sa banko, kay baliktad ang ginagamit nila accounting dyan eh. Tayo, di ba, kapag cash, take note, I'm pertaining to cash. Kapag sa atin, sa normal na accounting, pag nagde-debit ka ng cash, nadadagdagan ng cash. Tama ba? Pag nagki-credit ka ng cash, nababawasan ng cash. Tama ba? Kasi cash is an asset eh. So kapag ang asset, dinidebit, nadadagdagan. Pag kine-credit, nababawasan. Sa banko, baliktad sa banko. Sa banko, pag sinabi nilang your account was credited, it means nadagdagan. Kapag your account is debited, it means nabawasan. Kaya nga, di ba, pansinin mo, kaya tinawag na credit card ang credit card kasi it does not necessarily mean nadadagdagan ang pera mo. Tama, alam niyo yung credit card? Tama ba? Kaya tinawag na credit card yan kasi every time na sinaswipe mo ang credit card, ano nangyayari? Nadadagdagan ba ang pera mo? Hindi. Nadadagdagan ang utang mo. Kaya tinawag yan na credit card. Every time na sinaswipe mo yan, may nadadagdagan. Pero hindi pera, utang mo. Kaya sa banko, pag sinabing credit, dagdag yon. Pag debit sa banko, bawas yon. Kaya tinawag naman na debit card ang debit card. Kasi sa sinauna, kasi ngayon ang debit card, pwede mo nang gamitin sa pag-deposit eh. Dati ang main purpose lang ng debit card, pang-withdraw lang talaga yan. Kaya pag sinaswipe o ginagamit ang debit card, ang ibig sabihin nun, nababawasan ang pera mo. Kaya nga hindi na uso yung word na debit card eh. Ang gamit na ATM card. Kasi yung card mo pwede mo na rin gamitin pang deposit on certain banks eh. Tama ba? On certain ATM machines. Tama ba? So yung ibang may mga ATM cards dito nakaka-relate sa gusto kong sabihin. Well anyways, so ang ibig sabihin pala ng credited ay dagdag sir. So pag sinabing credit memo, ito yung mga amounts na dinagdag ng banko sa bank account mo na hindi mo pa nare-record. I'll repeat, pag sinabing credit memo, ito yung mga accounts or amounts na nadagdag na ng banko pero hindi mo pa nadadagdag sa record mo or hindi mo pa nare-record. Kaya pansinin mo, bakit siya pina-plus? Kasi kung titingnan natin, ang credit memo nakasama na dito eh. Tama ba? Nakapasok na siya sa balance per bank. Kasi nga dinagdag na ng banko eh. So kung dinagdag na ng banko, nandito na siya. Nasa unadjusted balance per bank na siya. Pero wala pa siya sa balance per book. Okay, so kung wala pa siya sa balance per book, anong gagawin mo? E di idadagdag mo kasi dinagdag ng banko pero hindi mo pa dinadagdag. Diba? Ang dali. Yun lang pala ang credit memo, sir. Pag sinabing credit memo, dinagdag ng banko pero hindi pa nadadagdag ni depositor. So sino mag-a-adjust? Si banko bang mag-a-adjust? Hindi, si depositor. Kasi nagdagdag na ako eh. Ikaw ngayon ang magdadagdag. Ingat lang ha, ingat lang. Baka ang mindset mo, ay nako, basta lahat ng dinagdag ng banko, idagdag mo rin sa book. Nako, hindi ganun ha, kasi merong tinatawag na error. Minsan, si banko nagdadagdag ng mali. So kapag error, hindi part yun ng credit memo. So pag sinabing credit memo, valid credits yan. Or valid increase on your bank account, not yet recorded on the books. Yun ang pinaka-technical definition ng credit memo. Kasi iniisip mo, ay nako, basta dinagdag ng banko, idagdag mo rin sa libro, nako, naloko na. Paano kung error yun? Eh di kapag error, wala kang kailangan gawin. Ang mag-a-adjust si banko kasi siya ang nagkamali. Diba? So again, ha? Pag sinabing credit memo, valid credits or valid increase on your bank accounts, not yet recorded on the book. Kaya siya pina-plus. Kasi nag-plus na si banko, hindi pa nagpa-plus si book. Kaya na example, sir, ng credit memo. Example ng credit memo, yung note or accounts receivable collected by the bank in favor of the depositor.
Kapag nasa receivables na topic kayo, may mga instances na instead na sa'yo magbayad si customer, nagde-deposit na lang ng pera sa banko. Dahil hindi pinaalam sa'yo ni customer na nagbayad na siya sa banko, then hindi mo pa nare-reflect yung collection sa libro. So ang nangyari, nag-deposit si customer ng pera sa banko, pambayad sa'yo, hindi mo pa nire-record, credit memo yun. Kasi dinagdagan ni banko yung bank account mo na hindi mo pa alam. Okay, next, another example ng credit memo. Proceeds of bank loan credited to the account of the depositor. Minsan, tayo nangungutang tayo sa banko. So instead na si bank, maglabas ko, nangutang ka sa banko. Bank, pautang ako 100,000. So minsan, alam mo na approve na yung loan mo, pero hindi mo pa nakikita kung paano ibibigay sa'yo yung pera. So instead na si bank maglalabas ng 100,000 na cash, ang gawin na lang niya, dagdagan na lang niya yung bank account mo ng 100,000, representing yung amount na inutang mo. So pansinin mo, nadagdagan yung bank account mo nang hindi mo alam anong tawag doon, credit memo. Diba, napaka-basic, ano ba naman yan? Wala naman palang ka-challenge to, sir. Okay, next. Punta naman tayo ng debit memo. Pag sinabi naman pong debit memo, so obviously, kabaliktaran ng credit memo to. So pag sinabing debit memo, these are items, okay, highlight ko lang ha, these are items, okay, charged or debited by the bank but not yet recorded by the depositor. Pag sinabing debited, it is synonymous to the word charge. Pag sinabing charge, binawas. So sabi ko nga, kabaliktaran lang ng debit memo ang credit memo. So sa debit memo, binawasan naman ang bank account mo nang hindi mo alam or hindi mo pa nare-record sa libro. Kaya nga kung titingnan mo, dito sa unadjusted balance per bank, nabawas na ang debit memo. Pero hindi pa nababawas sa book. So anong gagawin mong adjustment? Magbabawas ka din. Diba? Basic. Ano ba naman yan? Walang kahirap-hirap tong topic na to. Pag credit memo, nagdagdag si bank, hindi pa ako nagdadagdag. Anong gagawin mo? Magdadagdag ka. Sa debit memo, nagbawas si bank, hindi ka pa nagbabawas sa book, magbabawas ka. Diba? Anong ginagawa mo? Kumbaga yung book reconciling items na debit memo sa credit memo, sinusundan mo lang kung ano yung ginawa ng banko. Naman ako, basic sir. Wala na namang ka-challenge-challenge. Diba? Common sense eh. Karamihan ng terms sa accounting, common sense. Hindi mo lang napapansin talaga. Kasi kapag inintindi mo yung buong definition, ang technical, kaya hihimayin mo yung definition para mas madali mo siyang maintindihan. Diba ang dami niyang sinabi? Anong ginawa ko? Nag-highlight lang ako ng ilang words. So, pag sinabing debit memo, debited or charged by the bank but not yet recorded by the book. Diba? Mas simple. Okay, yung okay, memoryado mo yung buong definition, okay yan. Pero hindi naman ang board exam definition eh. Hindi naman enumeration ng board exam. Tama ba? It is all about analysis and critical thinking. So, how can you analyze something if you cannot understand the rationale of the definition? Okay yun na kaya mong i-define yung buo yung definition. Pero mas okay kung kaya mo o naiintindihan mo yung rationale ng definition. Mas maganda yun kung naiintindihan mo yung rationale niya. So, pag sinabing debit memo, debited by the bank but not yet recorded by the book. Okay, nagbawas sa si banko pero hindi pa nagbabawas si book, kaya anong gagawin? Magbabawas ka rin. Okay. Di ba ang dali lang? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina eh, pag nalaman mong credit memo o debit memo yan, parang matik na. Pag credit memo, plus yan. Pag debit memo, minus yan. Okay, mag-iisip ka lang talaga sa error. Examples ng debit memo. Una ay NSF check. Sinabing NSF checks, it means not sufficient fund. Oh, no, not sufficient. No sufficient fund. Ano? Not sufficient, sir. No sufficient fund checks or bounce checks or DAIF checks. Pag sinabing DAIF, drawn against insufficient fund. So pag sinabing NSF checks, tumalbog na cheque. Yun lang ibig sabihin nun. Okay? Pag sinabing NSF, kulang sa pondo yung account kung saan dinraw or i-charge dapat yung cheque. For example, yung amount ng cheque, 100,000. Tapos yung bank account mo, 50,000 lang, eh di kulang yun. So NSF ang tawag doon or bounce check. So bakit siya debit memo? Kasi ang nangyari, kapag nag-bounce yung cheque, babawasan ng banko yung bank account mo. Kasi ganito yan, ha? Ganito ang senaryo pag NSF check. Ha? For example ako,
nagbayad ako ng cheque sa isang tao. So, kunwari ako, Mr. A, ito yung pambayad ko sa utang ko sa iyo, ito cheque 100,000. So, si Mr. A, ang gagawin niyan, pupunta ng banko yan. Siyempre, ipapapalit yung cheque na hawak niya. Tayo, upon release of that check, kapag nag-release ka ng cheque, automatic, magre-record ka na kagad ng payment. Which is, anong record ng, anong journal entry ng payment? Debit, accounts payable, credit cash. Tama ba? So, debit, accounts payable, credit cash. Ni-record mo yon nung nagbayad ka sa taong yon. Ang gagawin ng banko, okay? Pagkakita ng cheque, Baliktad pala. Baliktad pala. Hindi pala tayo nagbayad. Tayo pala nakatanggap dito, kaya nga pala babawasan. Sorry, paki-erase yung mga sinabi ko. Pasensya na. Nasa collection side pala tayo. Wala pala tayo sa ano, payment side. So, let me rephrase that example. Example, may natanggap kang cheque. Pagkatanggap mo ng cheque, syempre nakakolekta ka na nun. So, anong entry? Debit, cash, credit AR. So, sabi mo sa messenger mo, messenger, i-deposit mo na sa banko yan. So, si messenger, i-deposit sa banko. Pag nakita ng banko yung cheque, generally, i-deposit or i-credit sa account mo yon. So, si banko, dadagdagan yung account mo. So, from that point, equal pa kayo. Nagdagdag ka ng cash, nagdagdag din si banko. So, equal pa kayong dalawa. Ngayon, at the end of the day, i-examine ng banko yan, makikita nila na, talbog pala yung cheque, NSF pa na. So kapag kulang yung cheque o kapag talbog yung cheque, si banko babawasan yung bank account mo. Kasi talbog wala silang pinagkuhanan na pondo. Di ba nung una, nagdagdag ka, nagdagdag siya. Nung nalaman niya na kulang yung pondo ng cheque, magbabawas siya. So kaya siya naging debit memo. Kasi nagbawas si banko na hindi ka pa nagbabawas. Kasi pag wala kang ginawang adjustment sa libro, hindi kayo equal ng banko. Equal lang kayo from the moment na dineposit mo siya. Nag-deposit ka, nag-credit ka, nag-debit ka ng cash, dinagdagan niya yung bank account mo. Nung nalaman niya NSF, binawasan niya, so ikaw, magbabawas ka rin. Kaya siya naging debit memo. Ay, wala. Yun lang palang ibig sabihin nun, sir. Next, bank service charge. Pag sinabing bank service charge, ito yung mga charges na ginagawa sa atin or binabawas sa bank account natin. Kasi syempre, kapag nag-deposit ka ng pera sa banko, meron siyang parang convenience fee na chinacharge sa'yo. Kasi syempre, imaginein mo yan. Kapag ang pera, nilagay mo lang sa bahay mo, mataas ang risk na manakaw yan. So auditing cash is one of the assets na mataas ang inherent risk. Kumbaga ito yung asset na susceptible sa theft. Tama ba? Ang pera, madaling nakawin niya, kaya mo ibulsa yan. Tama ba? Nakikita mo ang tunay na ugali ng tao dahil sa pera. Tama ba? Kaya nga instead na iipon mo or itago mo yung pera sa bahay, ilagay mo doon sa banko. At kapag nilagay mo sa banko yan, meron silang parang security feature. Kumbaga, secured yung pera mo na nilagay sa kanila. Kaya because of that security feature, nagcha-charge sila ng service charges o binabawasan nila yung bank accounts mo for service charges. Okay? So, yung service charge, binawasan yung bank account mo na hindi mo alam, anong tawag doon? Debit memo. Yan, wala. Basic set. Automatic debit. So, pag sinabi automatic debits, ito yung mga debits na binabawas sa bank account mo na hindi mo pa alam, kaya naman, magbabawas ka rin. Last, payments of loans made out directly from depositors' account. So, kanina, di ba, kapag nangutang ka sa banko, pwede yung amount na inutang mo, idagdag na sa bank account mo. Later on, kapag magbabayad ka naman, pwede mong i-arrange sa banko yan na monthly, magbawas ka sa bank account mo nitong, magbawas ka sa bank account ko ng ganitong amount as payment of my loan. So yun yung mga payment of loans na directly binabawas sa bank account mo. So again, binawasan yung bank account mo nang hindi mo alam, ang tawag doon ay debit memo. Ano, paulit-ulit sir. Credit memo, debit memo, basic na basic. Next, deposit in transit tayo. From the name itself, kaya tinawag na deposit in transit yan, ito yung mga collections, okay? Collections recorded by the depositor but not yet reflected by the bank. Baliktad to ng credit memo. Pag credit memo, nagdagdag si banko, hindi pa nagdadagdag si book, magdadagdag ka. Dito, pag deposit in transit, na-record mo na siya as collection sa book side.
pero hindi pa siya nare-record ng banko. Kaya nga tinawag na deposit in transit eh. Deposit mo yan sa kanya, pero in transit pa. In transit kasi hindi pa nagre-reflect sa bank statement. Okay, possible yan. Possible yan. Okay, kasi may mga tinatawag na cut-off minsan eh. Tama, minsan nag-deposit ka ngayong araw, bukas pa magre-reflect. Diba, may mga cut-off sa banko eh. So kaya tinawag na deposit in transit yon. Deposit in transit. Deposit mo na, pero na-record mo na sa libro or sa book, pero si bank hindi pa nare-record kasi nga in transit pa. Okay? Next. So parang ang dating ng deposit in transit, nagdagdag na si book, pero hindi pa nagdadagdag si bank. Di ba parang credit memo lang din? Baliktad nga lang. Si bank lang yung mag-a-adjust. Next, outstanding check. Outstanding checks are checks already recorded by the depositor. Nasaan na ba yun? Yung highlighter natin. These are checks already recorded by the depositor but not yet reflected on the bank statement. So pag nirecord na ni depositor or nakarecord na sa book as check, then ibig sabihin payment na yon. So ang dating, nagbawas na ng cash amount or ng cash in bank balance si book, pero hindi pa nagbabawas si bank. Kasi outstanding pa yung cheque. Pag sinabi outstanding check kasi, ito yung mga cheque na hawak na ng payee pero hindi pa napapakita sa banko for payment. For example, ako, nag-issue ako ng cheque kay ganitong tao. So yung ganyan, si Mr. A, pag inissuean ko ng cheque si Mr. A, discretion na niya kung kailan niya papapalitan yung cheque. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na linggo, bahala na siya. Pero ako, dahil nag-issue ako ng cheque, sa record ko, magbabawas na ako. Payment na yun eh. Pero si bank, dahil hindi pa napapakita ng taong yun yung cheque, hindi pa siya magbabawas ng bank account mo. Tama ba? Hindi pwedeng basta-basta magbawas si bank ng bank account mo nang walang pinapakitang cheque yung another person. For example, ako, oy banko, may utang sa akin si ganitong company eh. Pahingi ako ng 1 million. Yung cheque, to follow na lang. Hindi pwedeng to follow yun. Kailangan ipakita mo yung cheque talaga. Okay, patunay na binayaran ka ni ganitong company ng ganyang amount. Okay, so hanggat hindi mo pinapakita yung cheque, kahit na nag-issue na ng cheque si company, si banko, hindi pa babawasan yung bank account mo. It means, si book, nagbawas na, pero hindi pa nagbabawas si bank. Anong tawag doon? Outstanding check. Kaya nga, outstanding check. Checks that are outstanding kasi hindi pa nape-present ni payee for payment. Okay? Kaya nga siya minaminus kasi nag-minus na si book. Kaya nga, di ba pansinin mo, itong apat na to, ayan, oops, sorry. Ulitin natin ha. Itong credit memo, debit memo, yung deposit in transit saka outstanding check, take note, are all timing difference. Kaya ba mag-type dito? Ayan. Timing difference. Pangit naman ang sulat mo, sir. Ayan. Lahat yung apat na yan are considered as timing difference. Bakit timing? Kasi kumbaga, ang dahilan lang kung bakit hindi equal ang balance per book saka balance per bank is due to timing difference. Di ba deposit in transit? Paanong timing difference yan? Si book nag-deposit na. Si bank hindi pa nire-reflect. Kailan ire-reflect ni bank? Bukas. So di ba kumbaga, valid ito na increase, valid na decrease, pero yung other side hindi pa nagre-reflect. So ang tawag doon, timing difference. Another one, credit memo. Nagdagdag na si banko pero si book hindi pa nagdadagdag. Bakit? Kasi nalaman lang niya na may dinagdag ka at the end of the month na. Di ba? Kaya nga tinawag na timing difference. Kaya hindi equal yung dalawa, kaya hindi equal to sa kato dahil merong timing difference. Kaya nga if I will summarize bank reconciliation, dalawa lang ang dahilan kung bakit hindi equal ang balance per book sa balance per bank. Una, kaya hindi equal yan, timing difference, yung apat na yan. Pangalawa, kaya hindi equal yan because of errors. So dalawa lang ang dahilan kung bakit hindi equal yan. Timing difference at saka error. Timing difference para sa apat, errors, dahil sa mga pagkakamali. Okay? So take note lang pala, may nakita ka sa problem na certified checks,
kindly deduct certified checks from the total outstanding checks. Kasi even though hindi pa pinipresent for payment ang certified checks, hindi siya tinitreat as outstanding check. So binabawas siya. Kapag sinabi ng problem na certified check, ibawas mo siya from outstanding checks. Okay? Ay nako. Ang dali sir, wala naman palang ka-challenge-challenge. Lalo na pag nalaman mo kung credit memo yan, debit memo, DIT o outstanding check, alam mo na kung plus or minus. Sabi ko nga, mag-iisip ka lang dito pagdating sa errors. Okay, pag-usapan natin ang errors. Sir, paano ba ang rule na kailangan gamitin ko pagdating sa error? Ito lang ang tatandaan mo pagdating sa error. Kung sino ang nagkamali, siya ang mag-a-adjust. Nako. Sana all, sir. Sana all. Sana yung nagkakamali siya nga ang nag-a-adjust. Minsan, sir, hindi eh. Ako na nga yung tama. Ako pa yung nag-a-adjust. So, anong ibig sabihin nung sinabi mong statement, sir? Sa errors, kung sino nagkamali, siya ang mag-a-adjust. It means, kung si Book ang nagkamali, ang adjustment na kay Book. Pag si Bank ang nagkamali, ang adjustment na kay Bank. Kumbaga, hindi pwede, error ni Bank, ipapasok mo sa Book side. Yung error ni Book, ipapasok mo sa Bank side. Hindi pwede. Kumbaga, you need to account for your own mistake. Ay, taray sir, maraming salamat na naman sa pagpapaalala. So, kung sino nagkamali, siya ang mag-a-adjust. So, kung si Book ang nagkamali, na kay Book side yon. Kung si Bank ang nagkamali, na kay Bank side yon. Ganun lang kasimple ang rule sa error. Ngayon, ang susunod nating pag-uusapan, kailan siya pina-plus, kailan siya mina-minus. Sabi ko nga, dito ka lang mag-iisip. Debit memo, credit memo, yung iba, wala, walang challenge yan. Hindi ka na kailangan mag-isip dyan. Lalo na pag master mo na yan. Parang kahit nakapikit, kayang sagutan. Mag-iisip ka lang talaga pagdating sa error. Okay, so ngayon, alam ko na sir, kung sino nagkamali, siya ang mag-a-adjust. Next, I want to know, sir, kailan pina-plus o kailan mina-minus ang error. Okay, para malaman mo kung kailan mina-plus o mina-minus ang error, tingnan mo kung anong uri siya ng error. Ay, taray, sir, may mga uri pa pala ng pagkakamali, sir. Ano yung dalawang uri ng error, sir? Okay, meron tinatawag na error on receipts at meron tinatawag na error on disbursement. Kaya ano ibig sabihin ng error on receipts, sir? Pag sinabing error on receipt, yung error pertains to collections or receipts. And remember, collections or receipts are directly related to cash. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng receipt, ano nangyayari sa cash? Di ba nadadagdagan? So directly related sila. Kaya kapag ang error sa receipt ay overstatement, pag sinabing overstatement, sobra ang receipt, it means ang cash sobra din. So pag sobra ang cash, anong gagawin mo? Babawasan. Again na, let me repeat that para mas madali mo maintindihan. Ang error nahati into two. Merong error on receipt, error on disbursement. Pag sinabing error on receipt, okay, it is directly related to cash. Kasi kapag merong receipts, ano nangyayari sa cash? Nadadagdagan. Kaya kapag sobra ang receipt, ito yun, overstatement. Okay, so highlight ko lang ulit ha. Pag sinabing overstatement, sobra ang receipt. So pag sobra ang receipt, ang cash sobra. So pag sobra ang cash, anong gagawin? Babawasan. Okay. E paano sir kapag understatement o understated naman ang receipt? Pag kulang ang receipt, anong relationship nila? Direct. So pag kulang ang receipt, kulang ang cash. So pag kulang ang cash, anong gagawin? Dadagdagan. Okay. Nako, basic sir, yun lang pala yun. Pag receipt, error on receipt, directly related. So pag sobra ang receipt, sobra ang cash, babawasan. Pag kulang ang receipt, kulang ang cash, dadagdagan. Okay, next. Disbursements or payments naman, it is inversely related to cash. Bakit inversely related? Diba kapag nagbabayad tayo, anong nangyayari? Bumababa ang cash. Okay, nadadagdagan ang bayad mo, nababawasan ang cash. So inversely related sila, baliktarab. Kaya nga, kung sobra ang payment, pag sobra ang nirecord na disbursement, kulang ang cash. Tama ba? Kasi inversely related eh. I'll repeat, kanina directly related. This time inversely related. Pag sobra ang payment, kulang ang cash. So pag kulang ang cash, anong kailangan mong gawin? Dagdagan. Kaya siya added. Okay, next. Pag kulang ang payment,
sobra ang cash. Kasi inversely related sila eh. Pag sobra ang cash, anong kailangan gawin? Bawasan. Kaya di ba sabi ko nga, dito ka lang mag-iisip pagdating sa error. Yung unang apat, walang challenge yan. Totally no-brainer yan. Kaya kahit nakapikit, kayang-kaya. Okay? Sige, i-apply natin yung natutunan natin sa bank reconciliation on our sample exercise number one. Okay? So pag-usapan natin yung una nating exercise. So sa mga nanonood sa Facebook Live, para makasunod kayo, kasi ililipat ko na to sa susunod na slide, kindly or paki-screenshot lang yung given information para nakakasunod tayo doon sa ating discussion. Okay? So the following information was provided by Rigor in preparing its current month's bank reconciliation. Okay? So biligay, balance per bank statement. Okay, so kung titingnan mo, pag sinabing balance per bank statement, it is balance per bank or unadjusted balance per bank. Pag nakalagay, balance per book or balance per ledger, balance per depositor's record, lahat yung tatlong yon pare-pareho ang ibig sabihin, unadjusted balance per book. I'll repeat, pag nakita mo, balance per ledger, balance per depositor's records, balance per book, so yun ay unadjusted balance per book. Kapag unadjusted balance per bank, isa lang yan. Balance per bank statement lang yan. Yun lang ang lumalabas para malaman mong unadjusted balance per bank. Next, proceeds of bank loan not recorded by Rigor. Bank service charge, outstanding checks with certified checks of 50,000. NSF checks not recorded on books nor redeposited. Deposit placed in the bank's night depository on November 30. Tapos, yung susunod na ilan to? 1, 2, 3, 4. Yung susunod na apat, lahat yan ay errors. Okay, so sige. Basahin natin ang requirement ng problem. Una, computin daw ang adjusted cash in bank balance or adjusted balance. Pangalawa, what is the unadjusted balance per book? Okay, doon muna tayo mag-focus sa unang requirement. Magkano raw yung adjusted balance? So kung adjusted balance ang tinatanong, edi mag-adjusted balance method tayo. Dahil balance per bank statement lang ang binigay at walang binigay na balance per book, edi sa bank side ka lang titingin. Generally, wala kang pakialam sa book side. Pero dahil tinanong yung unadjusted balance per book, alam mo na ang mangyayari. From unadjusted balance per bank, papapuntahin mo ng unadjusted balance per book. So kailangan mo parang i-account yung mga book reconciling items. Okay, sige. Isa-isa nating i-plot yung given information doon sa template na ginagamit natin. Okay, so again, ipoproceed ko na sa next PowerPoint. Ha? So, di ba, meron tayong okay, dalawang side. Nandyan yung book side saka bank side. Ang goal natin is papuntahin yung unadjusted balance per bank papunta sa kanyang adjusted balance. At ang unadjusted balance per bank natin ay yung balance per bank statement. Okay, next. Okay, next ay proceeds of bank loan not recorded by Rigor. Ano ibig sabihin nun? Proceeds of bank loan means nangutang si Rigor sa banko, yung pera na inutang niya, dinagdag na sa bank account niya. So ang nangyari, nagdagdag si banko nang hindi alam ni book. So anong tawag sa 50,000? Yung 50,000 ay credit memo. Diba? Ako, pinag-usapan natin kanina yan. Credit memo yung 50,000. So dahil nagdagdag si bank na hindi mo alam, plus ka rin. Bank service charge, naku, nabanggit ko kanina yan. Ang bank service charge ay debit memo. At ang debit memo ay minaminos. Kasi nagminos si bank na hindi mo alam. Next, outstanding check. Naku, yung outstanding check sa bank yan, sir. Okay, outstanding check. Pero ang imaminos mo lang, 150,000 lang dahil hindi natin isasama yung certified check. Okay? Kasi, 'di ba, sabi ko kanina kapag may certified check, ibabawas 'yan from the total outstanding checks. NSF checks, nako, ang NSF check, debit memo 'yan. So sa debit memo, dalawa siya, service charge saka NSF. So parehong minus. Deposit placed in the bank's night depository on November 30. So nag-deposit daw si depositor sa banko kaso gabi na. So hindi umabot sa cut-off, kinabukasan magre-reflect 'yon. So anong tawag sa ganun? Ang tawag ay deposit in
transit. Tama ba? Nadagdag na ni book o na-record na ni book as deposit, pero kay bank, dahil hindi umabot sa cut-off, bukas pa magre-reflect yan. So, deposit in transit ang tawag doon. Ito na yung apat. So, sabi ko, yung apat, yan, lahat yan ay errors. So, una mong kailangan tignan, sino nagkamali? Ay unahin natin yung una, syempre. Alam mo, unahin mo yung pangalawa. A supplier check for 5,000 was incorrectly recorded by Rigor as 50. Incorrectly recorded by Rigor. So, sino si Rigor? Siya si company. Kaya siya yung depositor. It means, yung unang error, ang nagkamali, si book. Ano ang sabi? Supplier check. Pag sinabing supplier check, payment check po yan. Tama ba? Ano ang transaction natin sa supplier? Di ba si supplier, siya yung nagsusupply sa atin ng goods. Anong gagawin natin? Kapag utang yon, babayaran natin. Kaya pag sinabing supplier check, payment check yon. Ang tamang amount ng payment check, 5,000. Ni-record ni Rigor as 50. So, 5,000 yung tama, 50 niya ni-record. So, ano nangyari? Ang payments ay overstated. Sobra yung payment na na-record. Eh di ba ang payment ay inversely related sa cash? So pag sobra ang binayad, ang dating, sobra ang naibawas. So kulang ang cash. Pag kulang ang cash, anong gagawin? Magdadagdag tayo. Kaya plus 45,000. Okay, so ito na, napansin mo, ako, yung pala, dito, ito pala yung sinasabi ni sir na mag-iisip ako ngayon. Kanina parang di ka nag-isip eh. Pag nalaman mo deposit in transit, plus yan. Pag credit memo, plus yan, and etc. Sa error ka lang mag-iisip talaga. So sabi ko kanina, payment check to, so payment error to. So kapag payment error, inversely related sa cash. So ang payment ko, based on the given, sumobra ang record ko. So or sobra yung na-record ko. So pag over ang payment, kulang ang cash. So, kailangan mong dagdagan. Next, check ni Rigid, binawas ni bank kay Rigor. So, check yan ng ibang kumpanya. Si Rigor tayo, check ni Rigid yan. So, check ng ibang kumpanya, binawas sa atin. Anong ibig sabihin nun? Error yon. At ang nag-commit ng error, si banko. So, si banko mag-a-adjust. So, ang nangyari, binawasan ni banko yung bank account mo ng mali. So, nabawas yung bank account ko ng mali, anong gagawin mo? Magdadagdag ka. So, plus 30,000. Kasi mali niya, error niya yun eh. Next, deposit ni Raigi, so deposit ng another company, incorrectly recorded or credited by the bank, sa'yo na naman. So, deposit ng ibang kumpanya, kinredit o dinagdag sa bank account mo. Anong ibig sabihin nun? Error na naman. So dinagdagan ni bank account o sinagdagan ni bank account, dinagdagan ni bank o yung bank account mo nang hindi naman tama, anong gagawin mo? Babawasan mo minus 50k. Okay, last, ay sorry, napindot ko. Last. Customer check for 7,500 was incorrectly recorded by Rigor as 75. So pag sinabing customer check, collection check 'yan. Tama ba? Kasi si customer, dinideliveran natin ng goods, magkokolekta tayo later o ng pera sa kanila. So, pag customer check, collection check. So, this one is a collection error. So, dapat 75 lang, ni-record ni Rigor as 75,000. Itong accountant yan, ako medyo duling ata ito, palagi nagkakamali. So, dapat 75, ni-record lang as 75,000. So, mali yung 75,000, so sobra yung na-record na collection. E di ba pag sobra ang collection, sobra din ang cash. Kasi directly related sila eh. So pag sobra ang cash, anong kailangan mong gawin? Babawasan mo ng 67,500. Okay? So nako, alam mo na kung ano mangyayari dito. So obviously, anong mangyayari? Kaya na natin makompute yung adjusted balance, which is ang adjusted balance natin ay 1,130. This is the answer for requirement number 1. Okay, requirement number 2, anong hinahanap ng requirement number 2? Ang hinahanap ay unadjusted balance per book. Ayan. So, di ba ang gagawin natin? Ililipat natin to dito. Kasi dapat pareho sila ng adjusted balance. Okay, and then i-work back natin. So, pag nag-work back tayo, nagbabaliktad tayo ng operations. So, kapag ang nakalagay dyan minus, ipa-plus mo. Pag plus ang nakalagay, ima-minus mo. Kasi nag-work back ka eh. So, ang solution ay 1,130 plus 67,500
minus 45 plus 15 plus 5,000 minus 50,000. So dapat ang lalabas na unadjusted balance per book ay 1,122,500. Wala. Basic na basic, sir. Totally no-brainer. Yeah, walang kahirap-hirap para itong topic na to. Kung alam ko lang na ganyan kadali ang bank reconciliation, ako, tinapos ko na yung buong libro ni Sir Balik. Walang ka-challenge-challenge. Ano ba naman yan? Yan na ba yan, sir? Yan na ba yung pinagmamalaki nilang mahirap? Ang dali-dali lang pala. Actually, madali naman talaga yung bank recon. Ang mga estudyante talaga, karamihan, hihirapan dito sa topic na to. And that is proof of cash. Okay, so wait lang, inom lang ako saglit, ha. Medyo napapaos na ako. Unless aral ka na naman, di ba? Ayan. Hinga muna tayo saglit. Hinga ka muna mga 1 minute. Ay, 1 minute lang, sir. Ano yun? Inhale, exhale ka lang muna para makapag-relax konti yung utak natin. Pero huwag ka mag-alala. Maraming tao nahihirapan sa proof of cash, pero maniwala ka sa akin. Papadaliin natin. Papadaliin natin yung proof of cash sa paningin mo. Babaguhin ko yung perspective mo pagdating sa proof of cash. Okay? So sabi ko nga, ako, marami nahihirapan sa proof of cash, sir. Kahit ako eh. Ako, aminado ako niyan. Nung una kong tingin or una kong aral sa proof of cash, lintik na yan, wala akong naintindihan kahit na isa. Diba parang, maraming libro, maraming available at textbook sa FAR. So ang ginagawa mo, minememorize mo lang yung template sa totoo lang eh. Pero hindi mo siya minamaster. Hindi mo talaga siya totally naiintindihan talaga. Di ba? Kasi parang wala lang, minemorize mo, ito pa-plus to, ima-minus to, without understanding bakit pina-plus or mina-minus yan. At marami pang mga technique na nabubuo sa proof of cash eh. Meron kapag magkatabi, magkagalit, kapag magkalayo, magkasundo, may mga ganun-ganun pang rule eh. Hindi ko ginagamit yon. Ang isa lang ginagamit kong rule sa proof of cash, and I will explain that later on. Okay, but first, let us discuss ano bang ibig sabihin ng proof of cash. So pag sinabing proof of cash, it is an expanded reconciliation. So bank reconciliation pala to, sir. Yes, bank recon yan. Kaya nga diniscuss muna natin ang bank recon para mas madali nating maintindihan ang proof of cash. Okay, so kumbaga from the name itself, okay, it is an expanded bank reconciliation. Okay, which includes proof of receipts and disbursements. Kasi sa bank recon, kung titinan mo, nag-reconcile ka lang talaga eh. Pinakita mo lang ano yung mga adjustments na ginawa mo para ma-convert yung unadjusted balance papuntang adjusted balance niya. Without even parang sub-analyzing saan nang galing yung receipts at saka disbursement. Kumbaga, expanded bank reconciliation ang proof of cash. At bakit siya expanded? Kasi proof of cash is a two-date bank reconciliation. Okay, di ba kanina, anong sabi ko sa bank recon? Ang bank recon, ginagawa yan monthly. Okay, so pag proof of cash, monthly din siya ginagawa, pero to date. For example, okay, pag sinabing proof of cash ng month ng February, it includes bank reconciliation ng January. Kumbaga, dalawang date na bank reconciliation ang ginagawa mo. January saka February. Pag proof of cash ng August, ibig sabihin nun, bank reconciliation ng August kasama yung bank reconciliation ng prior month, which is July. So palaging two-date bank reconciliation siya. Kaya nga sinabi ko kanina sa inyo, kung gusto mong ma-master ang proof of cash, kailangan na iintindihan mo ng maigi ang bank reconciliation. Okay? Kasi pag hindi mo naiintindihan yan, maniwala ka sa akin, huwag mo nang subukan. Okay, masasaktan ka na, Richard. Huwag mo nang subukan. Talagang hindi mo maintindihan, mahihirapan ka lang talaga sa proof of cash. So I really hope na intindihan niyo yung discussion natin ng bank recon kasi yan ang pinakagagamitin natin for proof of cash. Okay, and take note. Okay, the following are the basic steps in answering proof of cash questions. Ito yung parang na-develop kong technique sa pagsagot ng proof of cash. Una, analyze the beginning and ending column of the format as if it is a bank reconciliation.
later on you will know na proof of cash. Ayan, okay na yata. Tama ba? Okay na ba, guys? Ayan, sige, siguro maghintay muna tayo mga siguro 1 minute for those na disconnected sa, ano, sa live session natin. Ayan, so audible naman ba ako? Am I audible? Narinig naman ba ako loud and clear? Ayan, so hintayin muna natin yung iba ha, bago tayo mag-start ulit. Pasensya na, na-disconnect yung Zoom ko. So akala ko bila nawala yung internet connection ko kasi umuulan right now dito sa Paranaque eh. So akala ko nawala yung internet connection ko. Kasi actually kakapagawa ko lang sa kanya kanina. Parang 2 days na ata ako, parang 2 days na ata ako na walang internet connection. So parang kakapagawa ko lang kanina. Nabahan nga ako, kala ko di dating yung technician kasi ECQ ngayon dito sa ano eh, sa Metro Manila. So nag-aalala ako baka kala ko nawala yung internet connection ko kasi ilang araw na nawala eh. Kala ko, naku, wag naman sana makisabay ngayon. Kasi feeling ko hindi kakayanin ng data ko kung i-connect ko sa data ko siya. Kasi yung area namin dito sa ano, sa condominium, medyo mahina yung signal ng ano eh, ng Globe eh. Even though Globe yung gamit ng wifi kasi wala naman kaming choice, nakakontrata na siya sa condominium na lahat ng unit dito Globe, di ba? Ang astig. So nakakontrata na eh, so wala kaming choice but to avail yung internet services ng Globe kasi nakakonect na siya. So nawawala siya na ilang araw, kala ko mawawala na naman ngayon, nagpanik ako. Kaya pala ako na disconnect from the live and from the Zoom kasi na-disconnect ako sa Zoom eh. Yung Zoom kasi parang nire-reflect lang siya or live stream lang siya sa Facebook eh. Pero nawala ako sa Zoom, nawala rin yung live talaga. So ang main reason kaya pala nawala ako dun sa Zoom kasi yung Zoom daw nag-notify sa akin, 'di ba? Napakasama naman talaga ng ugali ng Zoom. Ngayon pa talaga niya gusto mag-update. Kaya pala na-disconnect ako kasi hindi raw compatible yung version namin nung kausap ko, yung kasama sa Zoom conferencing. So kailangan daw mag-update muna ako bago ako makapasok, 'di ba? Ang salbahe ng Zoom talagang ngayon niya talaga naisip mag-update kung kailan nasa kalagitnaan ng live stream. 'Di ba? Yun ang bad trip talaga, 'di ba? Wala tayong magagawa, ganun talaga. Most of the time we are having technical issues especially on this kind of setup, tama ba? Kasi wala tayong choice eh. Inherent limitation talaga yun ng online review, ng online classes, online webinars and etc., 'di ba? Wala naman talaga tayong choice talaga dito. So siguro ang gawin na lang natin on your end, ganun ulit, i-type na lang yung pangalan ninyo. Tapos kasama yung school as a confirmation kasi baka later on kapag sinummarize na ng aming team yung certificates na i-issue sa inyo, baka hindi kayo ma-issuehan kasi baka hindi na nakita yung pangalan ninyo. So, be safe. Okay, to be safe.
as much as possible, i-share na lang natin sa comment na lang ulit natin yung pangalan natin along with the school, with the name of the school. Pero okay, magalala, here in Rayo naman, here in Rayo, don't worry, we are continuously developing, di ba? We are doing our best para makarating tayo sa point na walang magiging kahit anong technical issue or technical disruption talaga. Lagi naman sa point yan. So we are always doing our best. So ito kasi medyo out of control tong part na to. Diba? Ngayon pa talaga nag-update si Zoom. Nagulat din ako. Talagang magpapa-update siya ngayon. Ha? Diba? Wala tayo magagawa dyan. Ha? Okay. O sige. So let us continue our discussion na ulit. Nasa na nga ba tayo? Nawala na tuloy din ako. Ayan, yun yung mga bad trip din sa mga technical issues talaga eh. So let me share my screen again. PowerPoint slide presentation. Ayan, so nasa lagpas 1,000 naman na ulit na tayo. Ayan, so sige, let us continue our discussion. Ayan. So kanina, sabi ko nga kanina, meron tayong two steps lang ng pagsagot ng proof of cash question. Ang unang step is to analyze the beginning and the ending column. Bakit? Kasi sabi ko nga, ang proof of cash has 4 columns. Ang unang column pertains to the prior month. Pangalawang column, yung receipt side. Pangatlong column, yung disbursement side. Pang-apat na column ay yung current month bank reconciliation. Okay, apat na column siya. So ang atake o ang diskarte sa proof of cash, aralin muna yung gilid bago ka pumunta sa gitna. Okay, so kumbaga pag mula gilid papuntang gitna tayo. Sa step number 2, analyze the middle columns. So yung dalawang gilid muna, yung first and last column, tapos papunta ng gitna yung analysis mo. Mas madaling sagutan ang proof of cash question kapag ganun ang diskarte. Okay, paano yung gusto mong sabihin, sir, na gilid papuntang gitna? Okay, gusto kong, medyo na-intriga ako, sir, paano yung ganung diskarte? Okay, so tulad ng bank reconciliation, ang proof of cash may dalawang side. Nandiyan ang book side at nandiyan ang bank side. Okay, so imaginein mo, napakahaba ng proof of cash. Kasi nga ang bank recon, di ba, nina, book side, bank side, isang column lang. Sa proof of cash, yung book side may apat na column, yung bank side may apat na column din. So ganun kahaba yung mga proof of cash questions or proof of cash solution talaga. Kasi wala tayong choice eh. Okay, wala tayong magagawa kundi aralin talaga yung mismong format kung paano siya ginagawa. Kasi remember, ang proof of cash, madalas ganyan ang question pagdating sa audit of cash sa auditing or sa auditing problems. So kapag na-master mo yung FAR na proof of cash, maniwala ka sa akin, hindi ka na ganun kahirap pagdating sa auditing problems ng cash. Okay, kasi karamihan ng auditing problems ng cash ay umiikot talaga sa proof of cash. Okay? So, una nating aralin muna yung book side. Oops. So, sabi ko kanina, merong apat na columns ang proof of cash. Sa book side, may apat. Sa bank side, meron ding apat. Okay, prior month, receipts, disbursements, and then current month. So, ikat lang po, ingat lang. Kasi sinabing receipts, take note of this one ha, mukhang hindi ko na ilagay sa PowerPoint ko. Kasi sinabing receipts, means total debits during the current month. I'll repeat, pag sinabing receipts, it means total debits during the current month. Kasi most of the time, sinabing receipts, collection. Okay, pero hindi siya parang literally collection. Sa proof of cash, pag sinabing receipts, it means total debits during the current month. Pag sinabing disbursements naman, total credit during the current month. Okay? So pag receipts, total addition sa cash or total debit sa cash. Pag disbursement, total credits or total deduction sa cash during the current month. Okay? So sabi natin sa proof of cash, ang diskarte, atakihin mo muna o ang i-analyze mo muna yung dalawang gilid. Pag sinabing dalawang gilid, ito. Yung prior month at saka current month.
Bakit yan ang unang inaatake natin? Kasi yung dalawang side na yan, normal bank reconciliation lang. I'll repeat, yung dalawang side, yung prior month saka current month, ay normal na bank reconciliation. So kung paano mo ginagawin bank reconciliation sa discussion natin kanina, ganun lang din ang gagawin mo dito. Siyempre, yung bank reconciliation ng pang-prior month, pa-prior month. Yung pang-kay current month, kay current month. Pag-ihiwalayin mo lang. Okay, pero kung paano yung ginawa nating 4 months sa bank reconciliation, yun din ang gagamitin mo o gagawin mo sa proof of cash. For example, okay, magsisimula tayo sa unadjusted balance. Okay? Papuntahin natin ang adjusted balance ulit yan. Kung magsisimula tayo dahil nasa book side tayo, ang unang item ay credit memo. Okay, prior month at saka current month. Pansinin mo sa proof of cash. Anong itsura sa proof of cash? Sabi ko nga, ang una mong i-analyze yung dalawang gilid. Dalawang gilid, anong treatment sa credit memo? Lang ah. Anong treatment sa credit memo ng dalawang side? Sa prior month, okay, dahil prior month, pansinin mo, anong ginawa? Last. Yung current month, anong ginawa sa current month? Ito, current month siya nilagay, last din. Kasi sa bank reconciliation, anong ginagawa sa credit memo? Di ba pinapas natin? So yun yung sinasabi ko kanina. Ang i-analyze mo muna yung dalawang gilid. Latag mo muna yung amount sa dalawang gilid kasi normal na bank reconciliation yun. Kung nadalian ka sa bank reconciliation, edi yung dalawang gilid ng proof of cash, madali na lang din sa'yo yan. Kasi bank reconciliation lang yan eh. So mag-iisip ka na lang ulit dito pagdating sa receipt saka disbursement. So yung credit memo ng prior month saka current month, saan ang pasok niya? Sa receipts ba o sa disbursement? At kung ipa-plus ba siya o ima-minus? Yun na lang ang iisipin mo sa proof of cash. Kasi yung dalawang gilid, wala nang ka-challenge-challenge yun. No-brainer na kasi bank reconciliation lang yan. Another one, taka ng debit memo. Mamaya natin paliwanag to ah. Mamaya natin pag-usapan tong, ano, ah, itong dalawa. Ayan, mamaya natin pag-usapan to guys ha. Mag-focus muna tayo dun sa ano, iba pang reconciling items at papatunayan ko sa inyo na bank reconciliation lang yung dalawang gilid. Okay, debit memo ng prior month saka current month. Okay, anong itsura niyan? Pansinin mo. Yung debit memo ng prior month at nasa nakalagay sa prior month. Yung debit memo ng current month, ito, nasa current month. Anong ginawa niya? Ba yung pang prior month? Minus. Yung pang current month? Minus pa rin. Bakit? Kasi di ba sa bank reconciliation, anong ginagawa sa debit memo? Mina-minus. Kaya nga huwag yung matakot. Madali lang ang proof of cash. Maniwala kayo sa akin. Kumbaga, mag-iisip ka lang sa receipt saka disbursement. Yung dalawang gilid, walang ka-challenge-challenge yan. Bank reconciliation lang yan. Eh di ba sa bank recon, anong credit memo? Plus. Ano ang debit memo? Minus. Pero syempre, kailangan identify mo which is which. Yung pang prior month, prior month. Yung pang current month mo ilalagay. Diba? Basic set. Yung walang ka-challenge-challenge. Totally no-brainer. Diba? Kaya huwag kang matakot. Huwag mabahala. Ay, sir, iba si Cardo na pala yun. Huwag kang matakot. Madali lang proof of cash. Maniwala ka sa akin. Maraming estudyante na tatakot. Maraming ang nahihirapan. So I can guarantee you, madaling-madali. Walang ka-challenge-challenge ang proof of cash. Na, dalawang gilid muna ang problemahin mo. Saka mo po problemahin yung gitna. Okay, pansinin mo. Mamaya natin aralin yung error ha. Magkakaroon tayo ng separate discussion sa error. Punta muna tayo sa bank side. Okay, sa bank side, ganun ulit. Okay, pero sinabing receipt sa bank side, total credits naman. Kasi di ba baliktaran ang book sa kabank? Sa book, panagdadagdag ka, debits. Kapag nagbabawas ka, credit. Sa banko, panagdadagdag ka, credit. Panagbabawas ka, debit. Pero ang concept lang, sinabing receipts, total credit sa bank account mo during the month. Pag nasa bank side ka. Sinabing receipts, total credits sa bank account mo during the month. Pag sinabing disbursement, total debits or total na binawas sa bank account mo during the current month. So parang ganun lang pala yung concept ng receipt saka disbursement. Total na binawas saka total na dinagdag. Okay? Punta tayo sa mga reconciling items ng bank. Una, deposit in transit. Prior month saka current month. Ganun pa rin ang rule. Yung kay prior month, ilalagay,
Yung kay Kerentman, kay Kerentman ko ilalagay. Pansinin mo, anong ginawa ko sa format ko? Yung deposit in transit ng prior month, naka-plus. Yung sa current month, naka-plus pa rin. Bakit? Kasi ang deposit in transit sa bank record, pa-plus yan. Diba? Kaya sa isa nyo, walang ka-challenge-challenge to, as in, totally no-brainer. Walang kahirap-hirap. Next, outstanding check. Ang outstanding check, prior month, saka current month na naman. Yung kay prior month, pansinin mo, saan nakalagay? Sa prior month. Yung kay current month, saan nakalagay? Sa current month. At kung titingnan mo, anong ginawa ng template? Minus. Tama yun, no? Minus siya pareho. Bakit siya minaminus? Kasi nga, ang outstanding check sa bank reconciliation, pa-minus. Diba ano ang diskarte sa proof of cash? Anong gusto kong i-emphasize dito? Ang diskarte sa proof of cash, dalawang gilid muna, papunta sa gitna. Kasi yung dalawang gilid, simpleng bank reconciliation lang yun. So kung na-master mo ang bank recon, minus 2 ka na kagad sa dalawang column. Kasi na-analyze mo na dapat kagad yung dalawang column, yung una sa kayong huli. Kasi normal na bank reconciliation lang yun. Mag-iisip ka lang ulit dito pagdating doon sa receipts at saka sa disbursement. Okay? Ito na. Burahin ko lang muna ulit guys ha. Okay. So I hope naintindihan na ako sa prior month saka current month. Okay, punta tayo ngayon sa receipt saka disbursement. Unahin natin yung credit memo. Sir, bakit yung prior month na credit memo, minaminus sa receipts, yung current month na credit memo, dinadagdag sa receipts? Tama ba? Bakit ganun, sir? Okay, ito ang rule sa credit memo. Ito ang rule sa credit memo. Kung isipin mo, sinabing credit memo, yan ay dinagdag ng banko na hindi mo pa nadadagdag. Tama ba? Nadagdag ng banko pero hindi mo pa nadadagdag. For example, ito, bigyan na natin ng example. Collection ng accounts receivable, pero ang ginawa ng customer, instead na magbayad sa'yo, nag-deposit ng pera sa bank account mo doon sa banko. So, di ba kapag nasa, baguhin natin ito, gawin na lang natin ang prior month, January, para hindi ka nalilito. Para maintindihan mo kung bakit plus minus yan. January, February. Ayan. Okay? January saka February, ha, para hindi ka nalilito. Bigyan natin ano. Gawin natin siyang mas realistic. January, February. Gawa ka ng bank record ng January. Nalaman mo ng January, may credit memo. Ano yung credit memo ng January? May customer na nag-deposit sa bank account mo as payment ng utang niya sa'yo. Okay. So, ano nangyari? Dinagdagan ng banko noong January yung bank account mo na hindi mo pa alam. So, syempre, on your end, sa side mo, sa bank reconciliation, mag-a-adjust ka. Tama ba? At ang adjustment mo, prior month, a plus. Kaya, again, anong ginawa mo? Nag-debit ka ng cash. Bakit nag-debit ka ng cash sa adjusting entry? Kasi nag-plus ko, sinabing plus, debit sa cash yun. Ito na ang problema. Nalaman mo na may credit memo nung January, hindi nung January. Ha? Ano sinasabi mo, sir? Dumadating kasi ang bank statement, hindi naman end of January eh. Marating ang bank statement days after the end of the month. So kung January, ang date ng bank statement, hindi mo marireceive yan ng January 31 sakto. Usually, nare-receive yan 2-5 days after ng end of the month. So, ibig sabihin, yung bank statement ng January, na-receive mo mga January o February 1st week na. Ano gusto mo i-point out, sir? So, ibig sabihin, February mo nalaman na may credit memo ka. Again, I'll repeat ha. Alam mo may credit memo ka kasi nakita mo na nadagdagan yung bank account mo doon sa bank statement. Okay? Nalaman mo na nadagdagan yung account mo doon sa bank statement ng ang hindi January, but rather February. Medyo nakakalito. Ulitin natin. Alam mo may credit memo ka. Nakita mo sa bank statement eh. Pero ang problema, yung bank statement dumating ng February. So, ibig sabihin, kung gagawa ka ng adjusting entry dito, ito. Nakita niyo ba yung ina-highlight ko? Ito, yung prior month na credit memo. Kung gagawa ka ng adjusting entry dyan, ibig sabihin, yung debit mo sa cash nung para sa January, pumasok ng February. Kung nag-debit ka ng cash ng February, pumasok yan dito sa receipts. Tama ba? Kasi pag sinabing receipts, total debit sa cash. Tama ba? I'll repeat. Ano ibig sabihin ng receipts? Total debit
a cash account during February. Ito, yung adjusting entry nito, pumasok ng February yan eh. Anong adjusting entry mo pag debit, pag credit memo? Dahil magdadagdag ka, adjusting entry mo, debit sa cash. Tama, eh yung debit sa cash, kailan pumasok yun? February pumasok. So kung February ka nag-debit sa cash, then dito siya pumasok sa receipts. So pumasok siya dyan, pang-February yan, pero hindi naman siya pang-February. Itong amount ko, pang-January yan, no? Ay, no, pang-January siya. So dahil pang-January, pumasok ng February, anong gagawin mo? Magma-minus ka. So that's the reason kung bakit minaminus yung prior month credit memo. Again, I'll repeat for the last time para hindi ka naguguluhan. Credit memo, ang nangyari, dinagdagan ng banko yung bank account mo na hindi mo alam. Kailan mo malalaman na dagdagan yung bank account mo? Dumating yung bank statement. Kailan dumadating ang bank statement? End of January ba? Hindi. Gumagawa ka ng bank record ng January ng February na. Kasi dumarating ang bank statement first week ng February. 5 days, 2 to 5 days yan after nung end ng prior month. So hindi mo magagawa yung bank record ng January nung mismong January. Next month mo siya magagawa. And that's the problem. Dahil yung adjusting entry mo nung bank record na yan, pumasok nung next month, hindi nung January. So pumasok yung adjusting entry mo dito nung February. Ano bang adjusting entry mo dito sa prior month na credit memo? Ang adjusting entry mo dyan, dahil nagdagdag ka sa cash, debit sa cash. Eh di ba pag nagde-debit ka, pumapasok sa receipts? So dahil pumasok sa receipts at hindi naman yan pang February, anong ginagawa natin? Nagma-minus tayo. Okay, yung pala ang purpose, sir, yung pala ang dahilan kung bakit siya minaminus. Bakit naman yung credit memo ng February, sir, na plus? Ito na. Yung bank record ng February, kailan mo gagawin yan? Saktong February ba? Hindi. Gagawin mo yan, March na. Kasi hindi naman dumarating ang bank statement ng exactong end of the month. Eh. Diba? 2 to 5 days after nung end ng month. So, ibig sabihin, yung bank record ng February, magagawa mo na yan ng March. So, ibig sabihin, kung dapat na receipts mo ng February, papasok sa March. Hindi pumasok dito. Tama ba? Kailan papasok to? Kailan papasok yan? Next month na papasok yan. Dapat February yan eh. Anong ginagawa mo? Na-plus mo. Okay? Yes, okay lang. Tandaan mo na kapag magkadikit, magkaiba yung sign, kapag magkalayo, pareho. Okay lang, tandaan mo yun. Pero above that, dapat maintindihan mo bakit pina-plus o mina-minus yan. Kasi yan ang mas kailangan mo sa financial accounting. Okay, you need to know the whys rather than the hows. Kasi yung whys ang magdadala sa'yo kahit baguhin yung question, kaya mo siyang masagutan. Okay, again, bakit mina-minus yung prior month? Kasi pumasok siya dito sa receipts. Ang receipts, pang anong buwan? Pang February. So dahil pumasok siya dito na pang January siya, mina-minus. Ito, yung pang February, papasok ng March. Kung March papasok yan, wala yan dito. Dahil wala yan sa receipts, wala siya dito sa receipts, ipa-plus mo. Okay? Bagay na, maliwanag ako kung bakit siya minaminus at bakit siya pinaplus. Okay, doon naman tayo sa debit memo. So I think medyo nakukuha mo na yung rasyonali nitong ginagawa natin. Ang debit memo naman, okay, minus yan sa bank record. Okay, ito ang problema. Kung January na bank record, kailan mo gagawin ulit to? February. So the mere fact na nag-minus ka sa bank record, anong gagawin mo sa cash? Di ba magki-credit ka sa cash? So dahil magki-credit ka sa cash, okay, it means babawasan mo yung account. At nag-credit ka ng cash, kailan? February na. Kung nag-credit ka ng cash ng February, masok yan dito sa disbursement. Tama, kasi pag sinabing disbursement, total credit sa cash. So pumasok siya dito na hindi naman dapat. Kaya mag-ingat kayo sa pagpasok ng mga bagay na hindi naman dapat din pinapasok. Okay, napapahamak tayo dyan. Kaya anong ginagawa natin? Binabawas natin. Okay, kasi pumasok siya dito, ang disbursement, pang February yan eh. Ito, itong amount na to, pang anong buwan yan? Pang January yan, no? Pang January. So January amount, masok ng February, anong gagawin mo? Tatanggalin mo. Kaya mo siya imaminus. Wala. Basic na basic, sir. O, alam mo na ang mangyayari dito. Yung debit mo, yung current month, saan papasok yan?
next month, sa March. So kung sa March papasok yan, pumasok ba siya dito sa disbursement amount na to? Hindi siya dyan pumasok. Anong gagawin mo? Ipa-plus mo. Okay, di ba? Wala. Basic, sir. Yun lang palang ibig sabihin niyang leaching proof of cash na yan. Wala naman palang ka-challenge. So yung mga prior month, parang ganito lang ang rule. I will summarize the rule for credit memo at ka-debit memo. Ang rule, basta prior month, ima-minus. Basta current month, idadagdag. Kaya yun lang ang pinaka-rule natin sa credit memo sa ka-debit memo. Pag prior month, ima-minus. Pag current month, ipa-plus. Siyempre, ang credit memo sa receipts, ang debit memo sa disbursement. Ganun lang pala yan, sir. Wala palang ka-challenge. Diba? Kumbaga, kaya lang pala, nagkakaroon ng proof of cash because of timing differences in terms of recording. Kasi yung mga pang January na reconciling item, dahil dumating ang bank statement ng February, ginawa mo yung bank recon, February na. So lahat ng adjustment kung sa reconciling item na yon na ipasok mo na ng February. Eh ang problema, hindi naman pang February yon. Kaya minaminus natin. Okay? So yung mga ngayong buwan naman, yung pang February na mga reconciling items, dahil dumating yung bank statement ng March, March mo na magagawa yung bank record. So lahat ng adjustment mo, sa March papasok. So dahil hindi pumasok sa February, at dapat sa February yan, dinadagdag mo. Ay, yan lang pala yung rasyonali nun, sir. Ay, sobrang walang kahirap-hirap. Totally no-brainer. So pansinin mo, ganoon na rin sa deposit in transit. Pansinin mo ang rule sa deposit in transit. Ba yung rule ng deposit in transit, pareho ng credit memo. Yung rule ng outstanding check, pareho ng debit memo. Kaya nga, pag walang error, sobrang dali na naman ng proof of cash. Parang bank recon lang yan. Pag walang error ang bank recon, madaling-madali. Ganun din sa proof of cash. Pag walang error sa proof of cash, totally no-brainer. Walang ka-challenge yan. So sa deposit in transit, ganun din ang rule. Pag prior month, minus, current month, plus. So ang deposit in transit, parang kapareho ng credit memo sa receipts. Ang outstanding check, pareho yan ng debit memo nasa disbursement. Ano lang pa yun, sir? Ay, naku. Suko na ako, sir. Suko na ako sa sobrang dali. Ay, tari, sumuko sa sobrang dali. Sumuko sa sobrang dali. Walang ka-challenge, eh. Ano pa naman ito? Walang kahirap. Walang kahirap-hirap, sir. Mas mahirap pa yung ano, calculus. Ay, tari, mas mahirap pa yung calculus. Mahirap naman talagang calculus. Hindi ka na pa bumagsak ng college dyan, eh. Di ba? Mayroon ba kayong calculus sa subject? Ba? Badrip na badrip ko sa calculus talaga, eh. Hindi ko maintindihan, eh. Di ba? I love math, pero I hate calculus. Ang hirap ng calculus talaga, hindi ko maintindihan. Anyways. Okay, so kung titignan natin, tapos na tayo sa book reconciling, saka bank reconciling, except for errors. Di ba? Ito na naman, pambebe talaga itong mga errors na to. Kailan ko matatapos ang mga pagkakamali na to sa buhay ko. Ay, tari, nagdramay, no? Papansinin mo, kung walang mali, kung walang error, madali ang lahat, eh. Parang sa buhay lang yan, kung di ka nagkakamali, nako, madali lang ang buhay. Kaso hindi, eh. Ang buhay, dinesign yan na maging mahirap. Kaya normal ang magkamali. I always remember that. Nako, maraming salamat, sir. Diba? Totoo naman, eh. Kung walang error, madali ang buhay. Pero ang buhay, dinesign niya na mahirap talaga. Walang madaling buhay. Kahit ang mayayaman, mahirap ng buhay niyan. Magkakaiba lang tayo ng level of difficulty at magkakaiba tayo ng definition ng difficulty. Pero kung isipin mo, ang buhay, dinesign ng mahirap. Kung dinesign ng buhay ng mahirap at ang nagpapahirap ay error, means normal ang magkamali. Normal na makakommit ka ng error. But the moral lesson here is that once you commit an error, need to make sure na hindi mo na siya mauulit. Kasi okay lang magkamali, normal lang magkamali. Ang pagkakamali ng success. Lahat ng successful na tao, dumaan sa failure yan, dumaan sa hirap yan, dumaan sa pagkakamali. But you need to learn from your mistake. So kung nagkamali ka, okay lang. So you need to make sure yung pagkakamali mo na yan, hindi na dapat yan mauulit. Diba? Maraming salamat, sir. Maraming salamat at marami na naman ako natutunan ngayong gabi. Tama ba? Kasi most of the time, feeling natin we are perfectionists, eh. Dapat hindi tayo nagkakamali, eh. Pero nawawala ka dun sa concept, ang pagkakamali, ang failure ay ingredient ng success. It is one of the ingredients of success. You need to fail first in order for you to succeed. Kasi natututo ka lang naman kapag nagkamali ka, eh. Tama ba? Kasi pag hindi ka nagkamali, hindi ka pa magkakamali, hindi ka pa matututo.
Di ba? Naku, maraming salamat, sir. Okay, maraming salamat. Maraming salamat at pinaunawa mo sa amin kung ano yung mga normal lang. Kasi normal lang magkamali talaga. Ako, nagkamali ako maraming beses na. But I make sure na lahat ng pagkakamali ko, hindi ko na inuulit. Di ba? Ako, nagkamali ako. Naging Dota player ako during my college days. And because of that, I lost my scholarship. And when I lost my scholarship, pahinto ko sa pag-aaral. Diba? I stopped for 1 year. Diba? Parang, doon ako bumagsak sa accounting, pumasa naman ako sa qualifying exam, in fairness, diba? Pero pinagsisisihan ko yun kasi na-delay ako na isang taon eh. Imbes na nakapagtrabaho pa ako ng additional 1 year, nag-aaral ulit ako. Diba? So nag-stop ako ng 1 year because of that. Okay, nagkamali ako doon. Hindi ko na-control yung sarili ko to play computer games. Actually, naglalaro from 7 a.m. to 11 p.m. noon. Talagang kwantusawa yun. Except pag may class. In fairness naman, never ako nag-cut ng class during my college days. No, yun yung may pagmamalaki ko. Pero, papasok nga ako, hindi mo ako nakikinig. Same, sir. Hindi ako nagka-cut nga ng class, sir. Hindi ko naman din naintindihan. Diba? Pero yun lang yung may pagmamalaki ko. Hindi ako nagka-cut ng class. Pero dati, nung ako'y hindi pa nalululong sa... Nalululong, you know, kala mo talaga addict na addict. You know? Nung hindi pa ako nahihilig sa computer games noon, pag nahilig lang ako first year, second sem eh. First year, first sem, magaganda lang grade ko noon. Ang grade ko sa accounting noon, parang 1.25 yata, tare, 1.25. Ha? Highest ako sa class namin noon. Di ba? Tare, yabang sir, ha? And then, siyempre, medyo marunong lang. Di ba? Nakakasunod-sunod lang. Di ba? So, first year, first sem, yung grades ko, parang puro plat 1. Yung mga PE, mga minor, puro pina-plat 1 ko yan. Kasi pag break, nasa library ako. Nung nag-second sem, break, wala na sa library, sa computer shop na yung diretso ko, tapos laro-laro na ako. Yeah? That's the problem. Yeah? Lahat talaga ng sobra masama. Diba yung lang natutunan ko noon, eh? Lahat ng sobra masama. Everything should be in moderation. Sobrang pag-aaral, masama din yan. Kailangan nagkakaroon ka ng time to relax, to enjoy. Diba? Hindi pwedeng puro aral lang. Diba? Kasi pag puro aral lang, naku, sasabog lang isip, sabog lang ang utak natin. Tapos later on, ang pinakamasakit, sobra ka na nga sa aral, bumagsak ka pa. Charot lang. Makaimala na inisip mo ikaw, sir, masyado kang judgmental, sir. Joke lang. Charot lang. Pero yun lang gusto kong i-impart sa inyo. Normal magkamali. Lahat ng tao nagkakamali. I cannot describe myself as successful already, but I can say, kung saan naman ako ngayon, kung nasaan naman ako ngayon, lahat yan ay dahil sa aking pagkakamali nung nakaraan. Di ba? And I make sure, and I always make sure na hindi ko na siya mauulit. Diba? Kailangan kontrolin mo na yung sarili mo. Walang masama maglaro. Everything should be in moderation. Anyways, baka maging MMK na to bago tayo magkaiyakan. Let us proceed our discussion ng proof of cash. Kasi baka umiyak ka na dyan. Kala mo MMK to. Hindi po to MMK. Webinar po to ng Reyo regarding proof of cash. Okay? So puntaan natin yung errors. I-discuss ko na lang na errors dito, yung sa book side na lang ha. Bakit, sir? Kasi kung paano ko siya in-explain, o kung paano man yung template natin sa error nung sa book side, parehong-pareho lang din yan sa bank side. Ha? Kasi magdo-double discussion lang tayo eh. So kung paano ko diniscuss yung error sa book side, ganun na ganun din sa bank side din yan. Parehong-pareho, walang pinagkaiba. Ha? Okay? Pag-usapan natin yung mga errors na yan, mga lintik na errors na yan. Okay, sabi nga natin, ang errors nahati into two. Errors on receipt, saka errors on disbursement. Unahin muna natin yung errors on receipt. Yung receipt, unahin natin yung under receipt or understatement sa receipt. Sinabing understatement sa receipt, kulang sa receipt. Kulang sa pagmamahal. Serenade, iba yun. Okay, KSP. Kulang sa pagmamahal. Okay, under receipt, kulang ang receipts or kulang ang na-record na collection. Again, prior month, current month. Pansinin mo. Kaya na itsura ng template natin, titinan mo sa dalawang gilid, sa prior month sa current month, normal na bank recon lang yan. Again, anong diskarte? Dalawang gilid muna, papuntang gitna. Okay, ang tirahin nyo muna yung gilid, saka kayo pumunta sa gitna. Kasi yung dalawang gilid, bank recon lang yan. Anong treatment sa understatement ng receipt sa bank recon? Kapag kulang ang receipt, kulang ang cash. Pag kulang ang cash, anong gagawin? Dadagdagan mo. Kaya nga sa template, nung sa bank recon, pansinin mo, yung dalawang gilid, pa-plus siya. Okay, pansinin mo, yung dalawang gilid, pa-plus siya. Wala, basic na basic, sir. Wala na naman palang pa-challenge. Next. Oops. Okay. Puntahan naman natin yung gitna. Yung receipt saka disbursement. Bakit siya minus, yung prior month, minus sa receipts, yung current month, plus sa receipts. Ito lang ang pinakatatandaan nyo sa error. Ha? Kindly take note of this.
Okay, ito lang ang rule na kailangan mong tandaan sa error. Okay, pag prior month error, analysis natin is based on the journal entry. Pag current month error, ang analysis natin is based on its nature. Again, na, I'll repeat. Ito lang ang tatandaan mo pagdating sa error. Sa error, yung dalawang gilid, wala tayong kailangan tandaan dyan kasi normal bank record lang yan. Ang concern mo lang sa error, ito, yung receipt sa ka-disbursement. Saan siya papasok dyan? Para malaman mo kung saan mo siya ipapasok, tingnan mo kung prior month o current month siya. Sabi ko nga, pakitake note to, pag prior month, ang adjustment ay depende sa journal entry. Pag current month, ang adjustment ay based on nature. Okay, let me explain that further. Unahin natin yung prior month. Sabi ni Sir, ang prior month analysis, kung sa receipt o sa disbursement siya, ay depende sa journal entry. Pansinin mo, assuming ang prior month natin ulit ay January. Okay, this one is January. And this one is February. Yan, Feb. Okay. Yung January bank recon, sabi ko kanina, kapareho nun sa credit memo, debit memo, and et cetera, gagawin mo ng February yan. So, ibig sabihin, yung adjusting entry mo ng prior month, papasok ng February. Kasi gagawin mo pa lang yung bank recon ng January sa February. Anong adjustment mo? Ayan o, pa-plus, sir. So, kung magpa-plus ka sa cash, anong journal entry mo? Magde-debit ka ng cash. Kaya ng adjusting entry mo eh, magde-debit ng cash. Depende, yung credit, pwede magbago yung credit, ha? Depende. Pero ang debit mo, okay, it is always debit sa cash. Okay, always debit sa cash yan. Ang problema, dahil prior month yan, January yan, magagawa mo yung debit ng cash sa February na. So dahil nag-debit ka ng cash, pumasok yan sa receipts. Tama? Kasi pag sinabing receipts, total debits. So, pumasok siya ng receipts, eh ang receipts na to, pang February, pang current month. Dahil prior month siya, anong ginawa mo? Minus mo. Okay, so, ganun palagi ang analysis kapag prior month error. It depends on the journal entry. Pero pag current month yung error, ang analysis mo ay based on nature. Anong ibig sabihin ng based on nature? Pag error on receipt, sa receipt mo lang ilalagay yan. Pag error on disbursement, sa disbursement mo lang ilalagay yan. Kasi again na, pag prior month error, ang adjustment depende sa journal entry. Pag current month error, depende sa nature. Pag error on receipt, sa receipt lang. Pag error on disbursement, disbursement lang. Okay? Kaya nga, kung papansinin mo, yung current month error, nilagay natin sa receipt. Dahil kulang ang receipt, anong gagawin mo sa receipt? Eh, di dadagdagan mo. Di ba? Ganun lang explanation mo. Huwag ka na mag-isip. Ganun lang talaga explanation niya. Walang ka-challenge-challenge. Ano ba naman yun? Walang totally no-brainer. Walang ka-challenge-challenge. Next, over-receipt tayo. Over-receipt, prior month, current month. Pansinin mo ulit sa over-receipt. Doon tayo sa dalawang gilid. Okay? Sa dalawang gilid, bank reconciliation lang yan. Kasi sa bank recon, pag over ang receipt, sobra ang cash. Anong gagawin kapag sobra ang cash? Babawasan mo. Kaya nag-minus tayo sa dalawang gilid. Pansinin mo, nag-minus tayo sa dalawang gilid. Kasi normal na bank recon yung dalawang gilid. Anong problema mo na naman? Yung gitna. Ito medyo shock. Anong nangyari? Bakit receipt nasa disbursement? Ayun mo, bakit nasa disbursement siya? Okay, syempre na-shock. Bakit nasa disbursement yan? Kasi nga, prior month. Prior month, anong analysis natin? Depende sa journal entry. Ano bang journal entry yan? Nagbawas ka ng cash, edi ang journal entry mo, credit sa cash. Ay no, credit sa cash. Kung credit sa cash ng prior month, edi pumasok yan sa disbursement kasi yung bank record ng January, gawa mo na lang yan o gagawin mo lang yan ng February. Yung disbursement na to, February yan eh. Dahil January yan, anong ginawa mo? Minus. Ito yung sinasabi ko. Kahit na error on receipt, may possibility pumasok sa disbursement. Kasi nga pag prior month, ang adjustment ay depende sa journal entry. Dahil nag-credit ka ng cash, edi pumasok sa disbursement yan kasi disbursement means total credit sa cash. Okay, eh paano kapag current month? Kapag current month, ang adjustment ay depende sa nature. Dahil error on receipt yan, sa receipt ka lang titingin. Dahil sobra ang receipt, babawasan mo. No, dahil sobra ang receipt, babawasan mo.
Diba? Wala, basic, sir. Ganun lang pala ang rule. Madali lang pala. Prior month error based on entry. Current month error based on nature. Okay, last na, before we conclude our webinar for today, okay, so punta naman tayo dun sa error on disbursement. Okay. O sa disbursement, ganun din, under at saka over disbursement. Okay, under and over disbursement tayo. Under disbursement, pag kulang ang disbursement, ano ang cash? Sobra. Okay, pag sobra ang cash, anong gagawin mo? Minus. Kaya nga pansinin mo, sa dalawang gilid, anong nangyari? Pa-minus yan. Kasi normal na bank reconciliation. Ang dali nga sir, tama ka. Sa dalawang gilid, bank record. Tapos saka ko na po problemahin yung gitna. Ah, palaging madali lang yung dalawang gilid. Bank recon lang yan. Next. Ito tayo ngayon sa gitna. Receipts and disbursement. Pag prior month, anong sabi ko? Prior month based on journal entry. So yung prior month error, assuming again, ito ay January, ito ay February, para madali na lang, January, February. Yung January na bank recon, kailan mo gagawin yan? February na. Kasi nga late yung bank statement. So ibig sabihin, yung adjusting entry nito, pasok na ng February. At dahil pa-minus yan, ang adjusting entry mo ay credit sa cash. Tama ba? No? Credit sa cash ang iyong adjustment. So kung nag-credit ka ng cash ng prior month, ibig sabihin, pumasok sa disbursement yan. Tama ba? Pumasok sa disbursement yan kasi nag-credit ka ng cash eh. Kailan mo kin-credit mo? February na. Kasi nga ginawa mo yung bank recon, February na. Ang problema, okay, sinabing disbursement, dapat ang laman niyan, February lang. Eh dahil pang January yan, anong ginawa mo? Minus mo. Yun lang pa yun, sir. Basic na basic pala. Wala pa rin ka-challenge-challenge. Ano ba naman yan? Next, current month. Diba, pag current month error, anong sabi natin? Depende sa nature ng error. Dahil error on disbursement, saan papasok yan? E di sa disbursement side. So dahil sa disbursement side papasok at kulang ang disbursement, anong ginawa mo? Nagdagdag. Nagdagdag. Kasi nga kulang under ang disbursement. Ay, wala. Basic na basic, sir. Ano ba naman yan? Under ang disbursement, kulang ang disbursement, dahil current month error, sa disbursement ko pinasok. Diba? Ano ulit ang rule? Again, the last time, anong rule sa error? Pag prior month, depende sa journal entry. Pag current month, depende sa nature. Pag receipt, sa receipt lang. Pag disbursement, sa disbursement lang. Pag current month. Pero pag prior month, katulad kanina, kung naalala mo kanina, pag prior month, kahit na receipt sa disbursement natin naso kanina, kasi nga, depende yon sa journal entry na ginawa mo. Kapareho nitong susunod. Over disbursement naman tayo. Last na, over disbursement. Ayoko nang i-discuss to further kasi baka sumabog na yung mga isip natin. Basta ang mahalaga yung basics ng proof of cash alam natin. Okay, nang mahalaga yung basics ng proof of cash alam na alam at gamay na gamay natin. Okay, pansinin mo sa over disbursement. Di ba ang strategy? Yung dalawang gilid muna. Kasi bank recon lang yung dalawang gilid. Pag sobrang disbursement, cash ay kulang. Dahil kulang ang cash, anong gagawin mo? Magdadagdag ka. Ayun o, magdadagdag ka. Sa dalawang gilid, magdadagdag. Kasi nga normal na bank recon yan. Okay, punta tayo ngayon sa receipt saka sa disbursement. Okay, pag prior month, anong analysis mo? Pang prior month na adjustment depende sa journal entry na ginawa mo. Dahil nagdagdag ka ng cash, anong journal entry? Ang journal entry po ay debit sa cash. Ayun o, debit sa cash. At ito na ang problema. Ang debit sa cash na yan na pang January, pumasok yan sa, ang layo na narating ha. Ayan. Pumasok yan sa receipts ng February. Tama ba? Sa receipts pumasok yan. Bakit? Kasi nag-debit ka ng cash eh. Sinabing receipts, total debits. Yung receipts na yan, dapat ang laman niyan lahat ng February lang. Dahil pinasukan mo na pang January, ima-minus natin. Ito yung sinasabi ko kanina. Kahit na error on disbursement, may possibility na pumasok sa receipt. Kasi nga, pag prior month, depende sa journal entry. Pero pag current month error, pag current month, adjustment based on nature. Ano ba ang nature ng error? Disbursement. Dahil error on disbursement, saan mo ilalagay? E di sa disbursement side lang,
Tama ba? At dahil sobra, anong gagawin mo? Babawasan mo. Okay? Pero yan na yun, yes. Those are the basics of cash. So, walang ka-challenge-challenge, sir. Ano ba naman yan? Totally no-brainer. Okay? Kasi it is already 8 o'clock on my watch. Ayoko naman patagalin itong webinar na to at baka sumabog na ang mga isip natin. Ang mahalaga, natapos natin yung basics ng proof of cash. We already understood kung paano ina-address yung debit memo, credit memo, outstanding check, saka deposit in transit. Then, inaral natin yung error. Okay? So, kumbaga, titignan natin yung basics ng proof of cash, na-discuss na natin lahat. Pero I'm not saying na ito na lahat yon. Kasi pagdating sa auditing problems, nadadagdagan pa nadadagdagan yan. Kasi syempre, ang auditing mas higher sa financial accounting yan in terms of concept. Sa auditing, may mga items pa dyan na minsan sa dulo-dulo lang, may mga items na sa gitna-gitna lang. So, di na natin pag-uusapan yon. Kasi higher level na ng proof of cash yon. Ang mahalaga yung basics, alam mo. Kasi pag nasa higher proof of cash ka na, pag naintindihan mo tong basics, masusundan mo kung bakit ganun yung solution. Bakit minus-minus o plus-plus sa dalawang gilid? Bakit minus-minus o plus-plus sa gitna lang? So kapag naintindihan mo ito, I can guarantee you, kahit higher level of cash, maintindihan mo pa rin. Okay, maniwala ka sa akin. Okay? So I think that will conclude our discussion for tonight. Okay. So I really hope naintindihan natin yung proof of cash for tonight. So for any questions, queries or clarification, you can message me on my Facebook. So pakihanap na lang siguro Karim Gonzalez Abitago kasi meron akong other account dati. Ewan ko kung bakit may ganun ako. Siyempre, alam mo, pagkabataan dati, ang dami-daming Facebook account. Di ko magets kung para saan yun. Di ba, aking official na Facebook ay yung Karim Gonzalez Abitago. If you have any concerns, questions, or clarifications na kailangan regarding bank recon and proof of cash, you can do not hesitate message me. So I will try my best to reply ASAP kasi especially kung di tayo friends, baka nasa message request ko yun. So again, thank you so much everyone for attending our webinar for today. I really hope to see you around here in Rayo. So dun sa mga graduates na, kindly consider enrolling with us. I can guarantee you, hindi masasayang yung parang ilalaan mo. I can guarantee you will receive the best review services that you can get. Especially from us, high caliber reviewers na ino-offer namin sa comprehensive materials na meron kami, maniwala ka, hindi ka magsisisi if you will choose Rayo. And for those undergrad students na nagko-consider na mag-advance ng review, parang as early as na, gusto na mag-review kagad, tomorrow, I think, Rayo will formally launch its Rayo Basics. So Rayo Basics is an undergrad review. Kung gusto mo maging ahead dun sa mga kasabayan mo, sa mga kabatchmates mo, you might consider to enroll with us. Okay, we have Rayo Basics, undergrad review. So kumbaga, zero-based approach din yon, zero-based approach din yung Rayo Basic, pero mas comprehensive kasi undergrad review nga. At sa Rayo Basic, ang handle ko naman doon, auditing problem. So dahil mo handle, sir. So sa graduate review, ang aking handle, FAR and MAS. Sa undergrad, ang handle ko naman ay auditing problem. So I really hope you may consider enrolling with us. See you in Rayo. Maraming salamat. Good night, everyone. God bless you all and stay safe. Pero okay, magalala, here in Rayo naman, okay, here in Rayo, don't worry, we are continuously developing, di ba? We are doing our best para makarating tayo sa point na walang magiging kahit anong technical issue or technical disruption talaga. Lagi naman sa point yan. So we are always doing our best. So ito kasi medyo out of control tong part na to. Diba, ngayon pa talaga nag-update si Zoom. Nagulat din ako. Talagang magpapa-update siya ngayon. Ha? Diba, wala tayo magagawa dyan. Ha? Okay. O sige. So let us continue our discussion na ulit. Nasaan na nga ba tayo? Nawala na tuloy din ako.
Ayan, yun yung mga bad trip din sa mga technical issues talaga eh. So, let me share my screen again. PowerPoint slide presentation. Ayan, so nasa lagpas 1,000 naman na ulit na tayo. Ayan, so sige, let us continue our discussion. Ayan. So, kanina, sabi ko nga kanina, meron tayong dalawang step lang. Two steps lang ng pagsagot ng proof of cash question. Ang unang step is to analyze the beginning and the ending column. Bakit? Kasi sabi ko nga, ang proof of cash has four columns. Ang unang column pertains to the prior month. Pangalawang column, yung receipt side. Pangatlong column, yung disbursement side. Pang-apat na column ay yung current month bank reconciliation. Okay, apat na column siya. So ang atake o ang diskarte sa proof of cash, aralin muna yung gilid bago ka pumunta sa gitna. Okay, so kumbaga pag mula gilid papuntang gitna tayo. Sa step number two, analyze the middle columns. Yung dalawang gilid muna, yung first and last column, tapos papunta ng gitna yung analysis mo. Mas madaling sagutan ang proof of cash question kapag ganun ang diskarte. Okay, paano yung gusto mong sabihin, sir, na gilid papuntang gitna? Okay, gusto kong, gina-intriga ako, sir, eh. Paano yung ganung diskarte? Okay, so tulad ng bank reconciliation, ang proof of cash may dalawang side. Nandiyan ang book side at nandiyan ang bank side. Okay, so imaginein mo, napakahaba ng proof of cash. Kasi nga, bank recon, di ba, nina, book side, bank side, isang column lang. Sa proof of cash, yung book side may apat na column, yung bank side may apat na column din. So, ganun kahaba yung mga proof of cash questions or proof of cash solution talaga. Kasi wala tayong choice eh. Okay, wala tayong magagawa kundi aralin talaga yung mismong format kung paano siya ginagawa. Kasi remember, ang proof of cash, madalas ganyan ang question pagdating sa audit of cash sa auditing or sa auditing problems. So kapag na-master mo yung FAR na proof of cash, maniwala ka sa akin, hindi ka na ganun kahirap pagdating sa auditing problems ng cash. Kasi karamihan ng auditing problems ng cash ay umiikot talaga sa proof of cash. Okay? So, at una nating aralin muna yung book side. Oops. So, sabi ko kanina, merong apat na columns ang proof of cash. Sa book side, may apat. Sa bank side, meron ding apat. Okay, prior month, receipts, disbursements, and then current month. So, ingat lang po, ingat lang. Sa sinabing receipts, take note of this one ha, mukhang hindi ko na ilagay sa PowerPoint ko. Sa sinabing receipts, means total debits during the current month. I'll repeat, pag sinabing receipts, it means total debits during the current month. Kasi most of the time, sinabing receipts, collection. Okay, pero hindi siya parang literally collection. Sa proof of cash, pag sinabing receipts, it means total debits during the current month. Pag sinabing disbursements naman, total credit during the current month. Okay? So pag receipts, total addition sa cash or total debit sa cash. Pag disbursement, total credits or total deduction sa cash during the current month. Okay? So sabi natin sa proof of cash, ang diskarte, atakihin mo muna o ang i-analyze mo muna yung dalawang gilid. Pag sinabing dalawang gilid, ito, yung prior month at saka current month. Bakit yan ang unang inaatake natin? Kasi yung dalawang side na yan, normal bank reconciliation lang. I'll repeat, yung dalawang side, yung prior month saka current month, ay normal na bank reconciliation. So kung paano mo ginagawa yung bank reconciliation sa discussion natin kanina, ganun lang din ang gagawin mo dito. Siyempre, yung bank reconciliation ng pang-prior month, pa-prior month. Yung pang-kay current month, kay current month. Paghihiwalayin mo lang. Okay, pero kung paano yung ginawa nating format sa bank reconciliation, yun din ang gagamitin mo o gagawin mo sa proof of cash. For example, okay, magsisimula tayo sa unadjusted balance. Okay, papuntahin natin ang adjusted balance ulit yan. Kung magsisimula tayo dahil nasa book side tayo, ang unang item ay credit memo. Okay, prior month at saka current month. Pansinin mo sa proof of cash. Anong itsura sa proof of cash? Sabi ko nga, ang una mong i-analyze yung dalawang gilid. Dalawang gilid, anong treatment sa credit memo? Lang ha? Anong treatment sa credit memo ng dalawang side?
sa prior month, okay, dahil prior month, pansinin mo, anong ginawa? Binlas. Kung current month, anong ginawa sa current month? Ito, current month siya nilagay, plus din. Kasi sa bank reconciliation, anong ginagawa sa credit memo? Di ba pinaplus natin? So yun yung sinasabi ko kanina. Ang i-analyze mo muna yung dalawang gilid. Latag mo muna yung amount sa dalawang gilid kasi normal na bank reconciliation yun. Kung nadalian ka sa bank reconciliation, edi yung dalawang gilid ng proof of cash, madali na lang din sa'yo yan. Kasi bank reconciliation lang yan eh. So mag-iisip ka na lang ulit dito pagdating sa receipt saka disbursement. So yung credit memo ng prior month saka current month, saan ang pasok niya? Sa receipts ba o sa disbursement? At kung ipa-plus ba siya o ima-minus? Yun na lang ang iisipin mo sa proof of cash. Kasi yung dalawang gilid, wala nang ka-challenge-challenge yun. No-brainer na. Kasi bank reconciliation lang yan. Another one, taka ng debit memo. Mamaya natin paliwanag to, ha? Mamaya natin pag-usapan itong, ano, ha? Itong dalawa. Ayan, mamaya natin pag-usapan to, guys, ha? Mag-focus muna tayo dun sa ano. Iba pang reconciling items at papatunayan ko sa inyo na bank reconciliation lang yung dalawang gilid. Okay, debit memo ng prior month saka current month. Okay, anong itsura niyan? Pansinin mo. Yung debit memo ng prior month, nasa nakalagay? Sa prior month. Yung debit memo ng current month, ito, nasa current month. Anong ginawa niya? Ba yung pang prior month? Minus. Yung pang current month, minus pa rin. Bakit? Kasi di ba sa bank reconciliation, anong ginagawa sa debit memo? Mina-minus. Kaya nga huwag yung matakot. Madali lang ang proof of cash. Maniwala kayo sa akin. Kumbaga, mag-iisip ka lang sa receipt saka disbursement. Kung dalawang gilid, walang ka-challenge-challenge yan. Bank reconciliation lang yan. Eh di ba sa bank recon, anong credit memo? Plus. Ano ang debit memo? Minus. Pero syempre, kailangan identify mo which is which. Yung pang prior month, prior month. Yung pang current month mo ilalagay. Diba? Basic set. Yung walang ka-challenge-challenge. Totally no-brainer. Diba? Kaya huwag ka matakot. Huwag mabahala. Ay, sir. Iba si Cardo na pala yun. Huwag ka matakot. Madali lang proof of cash. Maniwala ka sa akin. Maraming estudyante natatakot. Maraming ang nahihirapan. So I can guarantee you, madaling-madali. Walang ka-challenge-challenge ang proof of cash. Na, dalawang gilid muna ang problemahin mo. Saka mo po problemahin yung gitna. Okay, pansinin mo. Mamaya natin aralin yung error, ha. Magkakaroon tayo ng separate discussion sa error. Punta muna tayo sa bank side. Okay, sa bank side, ganun ulit. Okay, pero sinabing receipt sa bank side, total credits naman. Kasi di ba baliktaran ang book sa kabank? Sa book, panagdadagdag ka, debits. Panagbabawas ka, credit. Sa banko, panagdadagdag ka, credit. Panagbabawas ka, debit. Pero ang concept lang, sinabing receipts, total credit sa bank account mo during the month. Pag nasa bank side ka. Sinabing receipts, total credits sa bank account mo during the month. Pag sinabing disbursement, total debits or total na binawas sa bank account mo during the current month. So parang ganun lang pala yung concept ng receipt saka disbursement. Total na binawas saka total na dinagdag. Okay? Punta tayo sa mga reconciling items ng bank. Una, deposit in transit. Prior month saka current month. Ganun pa rin ang rule. Yung kay prior month mo ilalagay. Yung kay current month, kay current month mo ilalagay. Pansinin mo, anong ginawa ko sa format ko? Yung deposit in transit ng prior month, naka-plus. Yung sa current month, naka-plus pa rin. Bakit? Kasi ang deposit in transit sa bank record, pa-plus yan. Diba? Kaya sa inyo, walang ka-challenge-challenge to as in. Totally no-brainer. Walang kahirap-hirap. Next, outstanding check. Ang outstanding check, prior month saka current month na naman. Yung kay prior month, pansinin mo, saan nakalagay? Sa prior month. Yung kay current month, saan nakalagay? Sa current month. At kung titingnan mo, anong ginawa ng template? Minus. Tama yun, no? Minus siya pareho. Bakit siya minaminus? Kasi nga, ang outstanding check sa bank reconciliation, pa-minus. Diba ano ang diskarte sa proof of cash? Anong gusto kong i-emphasize dito? Ang diskarte sa proof of cash, dalawang gilid muna, papunta sa gitna. Kasi yung dalawang gilid, simpleng bank reconciliation lang yun. So kung na-master mo ang bank recon, minus 2 ka na kagad sa dalawang column. Kasi na-analyze mo na dapat kagad yung dalawang column, yung una sa kayong huli. Kasi normal na bank reconciliation lang yun.
Mag-iisip ka lang ulit dito pagdating doon sa receipt at saka sa disbursement. Okay? Ito na. Burain ko lang muna ulit guys ha. Okay. So I hope naintindihan na ako sa prior month saka current month. Okay, punta tayo ngayon sa receipt saka disbursement. Unahin natin yung credit memo. Sir, bakit yung prior month, na credit memo, minaminus sa receipts, yung current month na credit memo, dinadagdag sa receipts? Tama ba? Bakit ganun, sir? Okay, ito ang rule sa credit memo. Kung isipin mo, sinabing credit memo, yan ay dinagdag ng banko na hindi mo pa nadadagdag. Tama ba? Nadagdag ng banko pero hindi mo pa nadadagdag. For example, ito, bigyan na natin example. Collection ng accounts receivable, pero ang ginawa ng customer, instead na magbayad sa'yo, nag-deposit ng pera sa bank account mo doon sa banko. So, di ba kapag nasa, baguhin natin ito, gawin na lang natin ang prior month, January, para hindi ka nalilito. Para maintindihan mo kung bakit plus minus yan. January, February. Ayan. Okay? January saka February, ah, para hindi ka nalilito. Bigyan natin ano. Gawin natin siyang mas realistic. January, February. Kumuha ka ng bank record ng January. Nalaman mo ng January, may credit memo. Ano yung credit memo ng January? May customer na nag-deposit sa bank account mo as payment ng utang niya sa'yo. Okay. So ano nangyari? Dinagdagan ng banko ng January yung bank account mo na hindi mo pa alam. So, syempre, on your end, sa side mo, sa bank reconciliation, mag-a-adjust ka. Tama ba? At ang adjustment mo, prior month, a plus. Kaya, again, anong ginawa mo? Nag-debit ka ng cash. Bakit nag-debit ka ng cash sa adjusting entry? Kasi nag-plus ko, sinabing plus, debit sa cash yun. Ito na ang problema. Nalaman mo na may credit memo nung January, hindi nung January. Ha? Anong sinasabi mo, sir? Dumadating kasi ang bank statement, hindi naman end of January eh. Marating ang bank statement days after the end of the month. So kung January, ang date ng bank statement, hindi mo marireceive yan ng January 31 sakto. Usually, nare-receive yan 2-5 days after ng end of the month. So, ibig sabihin, kung bank statement ng January, nareceive mo mga January o February 1st week na. Ano gusto mo i-point out, sir? So, ibig sabihin, February mo nalaman na may credit memo ka. Again, I'll repeat ha. Alam mo may credit memo ka kasi nakita mo na nadagdagan yung bank account mo doon sa bank statement. Okay? Nalaman mo na nadagdagan yung account mo doon sa bank statement ng hindi January but rather February. Medyo nakakalito. Ulitin natin. Alam mo may credit memo ka. Nakita mo sa bank statement eh. So, ang problema, yung bank statement dumating ng February. So, ibig sabihin, kung gagawa ka ng adjusting entry dito, ito, nakita niyo ba yung ina-highlight ko? Ito, yung prior month na credit memo. Kung gagawa ka ng adjusting entry dyan, ibig sabihin, yung debit mo sa cash nung para sa January, pumasok ng February. So, kung nag-debit ka ng cash ng February, pumasok yan dito sa receipts. Tama ba? Kasi pag sinabing receipts, total debit sa cash. Tama ba? I'll repeat. Ano ibig sabihin ng receipts? Total debit sa cash account during February. Ito, yung adjusting entry nito, pumasok ng February yan eh. Anong adjusting entry mo pag debit, pag credit memo? Dahil magdadagdag ka, adjusting entry mo, debit sa cash. Tama? Eh yung debit sa cash, kailan pumasok yun? February pumasok. So kung February ka nag-debit sa cash, then dito siya pumasok sa receipts. So pumasok siya dyan, pang February yan, pero hindi naman siya pang February. Itong amount ko, pang January yan, no? Ay no, pang January siya. So dahil pang January, pumasok ng February, anong gagawin mo? Magma-minus ka. So that's the reason kung bakit minaminus yung prior month credit memo. Again, I'll repeat for the last time para hindi ka naguguluhan. Credit memo, ang nangyari, dinagdagan ng banko yung bank account mo na hindi mo alam. Kailan mo malalaman na nadagdagan yung bank account mo? Pag dumating yung bank statement. Kailan dumarating ang bank statement? End of January ba? Hindi. Gumagawa ka ng bank record ng January ng February na. Kasi dumarating ang bank statement first week ng February. 5 days, 2-5 days yan after nung end ng prior month.
So, hindi mo magagawa yung bank reco ng January nung mismong January. Next month mo siya magagawa. And that's the problem. Dahil yung adjusting entry mo nung bank reco na yan, pumasok nung next month, hindi nung January. So, pumasok yung adjusting entry mo dito nung February. Ano bang adjusting entry mo dito sa prior month na credit memo? Ang adjusting entry mo dyan, dahil nagdagdag ka sa cash, debit sa cash. Eh di ba pag nagde-debit ka, pumapasok sa receipts. So dahil pumasok sa receipts at hindi naman yan pang February, anong ginagawa natin? Nagma-minus tayo. Okay, yung pala ang purpose, sir, yung pala ang dahilan kung bakit siya minaminus. Bakit naman yung credit memo ng February, sir, na plus? Ito na. Yung bank reco ng February, kailan mo gagawin yan? Saktong February ba? Hindi. Gagawin mo yan, March na. Kasi hindi naman dumarating ang bank statement ng exactong end of the month. Diba? 2 to 5 days after ng end ng month. So, ibig sabihin, yung bank reco ng February, magagawa mo na yan ng March. So, ibig sabihin, kung dapat na receipts mo ng February, papasok sa March. Hindi pumasok dito. Tama ba? Kailan papasok yan? Next month na papasok yan. Dapat February yan eh. Anong ginagawa mo? Na-plus mo. Okay? Yes, okay lang. Tandaan mo na kapag magkadikit, magkaiba yung sign, kapag magkalayo, pareho. Okay lang tandaan mo yun. Pero above that, dapat maintindihan mo bakit pina-plus o mina-minus yan. Kasi yan ang mas kailangan mo sa financial accounting. Okay, you need to know the whys rather than the hows. Kasi yung whys ang magdadala sa iyo kahit baguhin yung question, kaya mo siyang masagutan. Okay, again, bakit minaminus yung prior month? Kasi pumasok siya dito sa receipts. Ang receipts, pang anong buwan? Pang February. So dahil pumasok siya dito na pang January siya, minaminus. Ito, yung pang February, papasok ng March. Kung March papasok yan, wala yan dito. Dahil wala yan sa receipts, wala siya dito sa receipts, ipa-plus mo. Okay? Again na, maliwanag ako kung bakit siya minaminus at bakit siya pinaplus. Okay, doon naman tayo sa debit memo. So I think medyo nakukuha mo na yung rasyonali nitong ginagawa natin. Ang debit memo naman, okay, minus yan sa bank record. Okay, ito ang problema. Kung January na bank record, kailan mo gagawin ulit to? February. So the mere fact na nag-minus ka sa bank record, anong gagawin mo sa cash? Di ba magki-credit ka sa cash? Dahil magki-credit ka sa cash, okay, it means babawasan mo yung account. At nag-credit ka ng cash, kailan? February na. Kung nag-credit ka ng cash ng February, masok yan dito sa disbursement. Tama, kasi pag sinabing disbursement, total credit sa cash. So pumasok siya dito na hindi naman dapat. Kaya mag-ingat kayo sa pagpasok ng mga bagay na hindi naman dapat din pinapasok. Okay, napapahamak tayo dyan. Kaya anong ginagawa natin? Binabawas natin. Okay, kasi masok siya dito, ang disbursement, pang February yan eh. Ito, yung amount na to, pang anong buwan yan? Pang January yan, no? Pang January. So, January amount, masok ng February, anong gagawin mo? Tatanggalin mo. Kaya mo siya imaminus. Wala, basic na basic, sir. O, alam mo na ang mangyayari dito. Yung debit mo, yung current month, saan papasok yan? Next month, sa March. So kung sa March papasok yan, pumasok ba siya dito sa disbursement amount na to? Hindi siya dyan pumasok. Anong gagawin mo? Ipa-plus mo. Ay, di ba? Wala, basic, sir. Yun lang palang ibig sabihin niyang leching proof of cash na yan. Wala naman palang ka-challenge. So yung mga prior month, parang ganito lang ang rule. I will summarize the rule for credit memo at saka debit memo. Ang rule, basta prior month, ima-minus. Basta current month, idadagdag. Kayan lang ang pinaka-rule natin sa credit memo saka debit memo. Pag prior month, ima-minus. Pag current month, ipa-plus. Siyempre, ang credit memo sa receipts, ang debit memo sa disbursement. Ganun lang pala yan, sir. Wala palang ka-challenge. Diba? Kumbaga, kaya lang pala, nagkakaroon ng proof of cash because of timing differences in terms of recording. Kasi yung mga pang January na reconciling item, dahil dumating ang bank statement ng February, ginawa mo yung bank recon, February na. So lahat ng adjustment sa reconciling item na yon, na ipasok mo na ng February. Eh ang problema, hindi na
naman pang February yun. Kaya minamayos natin. Okay? So yung mga ngayong buwan naman, yung pang February na mga reconciling items, dahil dumating yung bank statement ng March, March mo na magagawa yung bank record. So lahat ng adjustment mo sa March papasok. So dahil hindi pumasok sa February at dapat ng February yan, dinadagdag mo. Ay, yan lang pala yung rationale nun, sir. Ay, sobrang walang kahirap-hirap. Totally no-brainer. So pansinin mo, ganoon na rin sa deposit in transit. Pansinin mo ang rule sa deposit in transit. Diba yung rule ng deposit in transit, pareho ng credit memo. Yung rule ng outstanding check, pareho ng debit memo. Kaya nga, pag walang error, sobrang dali na naman ng of cash. Parang bank recon lang yan. Walang error ang bank recon, madaling-madali. Ganun din sa proof of cash. Walang error sa proof of cash, totally no-brainer. Walang ka-challenge-challenge yan. So sa deposit in transit, ganun din ang rule. Pag prior month minus, current month plus. So ang deposit in transit, parang kapareho ng credit memo sa receipts. Ang outstanding check, pareho yan ng debit memo nasa disbursement. Ano lang pa yun, sir? Ay, naku. Suko na ako, sir. Suko na ako sa sobrang dali. Ay, tari, sumuko sa sobrang dali. Sumuko sa sobrang dali. Ano, walang ka-challenge-challenge eh. Ano pa naman ito? Walang kahirap. Walang kahirap-hirap, sir. Mas mahirap pa yung ano, calculus. Ay, tari, mas mahirap pa yung calculus. Mahirap naman talagang calculus. Hindi ka pa bumagsak ng college dyan eh. Di ba? Mayroon ba kayong calculus na subject pa? Naku, badrip na badrip ko sa calculus talaga eh. Hindi ko maintindihan eh. Di ba? I love math, pero I hate calculus. Ang hirap ng calculus, talaga yung maintindihan. Anyways. Okay, so kung titignan natin, tapos na tayo sa book reconciling, saka bank reconciling, except for errors. Diba? Ito na naman, pabebe talaga itong mga errors na to. Kailan ko matatapos ang mga pagkakamali na to sa buhay ko. Ay, tari, nagdramay, no? Papansinin mo, kung walang mali, kung walang error, madali ang lahat eh. Parang sa buhay lang yan, kung di ka nagkakamali, nako. Madali lang ang buhay. Kaso hindi eh. Ang buhay, dinesign niya na maging mahirap. Kaya normal ang magkamali. I always remember that. Naku, maraming salamat, sir. Diba? Natotoo naman eh. Kung walang error, madali ang buhay. Pero ang buhay, dinesign niya na mahirap talaga. Walang madaling buhay. Kahit ang mayayaman, mahirap ng buhay niyan. Magkakaiba lang tayo ng level of difficulty at magkakaiba tayo ng definition ng difficulty. Pero kung isipin mo, ang buhay, dinesign ng mahirap. Kung dinesign ang buhay ng mahirap, at ang nagpapahirap ay error, means normal ang magkamali. Normal na makakommit ka ng error. But the moral lesson here is that once you commit an error, you need to make sure na hindi mo na siya mauulit. Kasi okay lang magkamali, normal lang magkamali. Ang pagkakamali ng success. Lahat ng successful na tao, dumaan sa failure yan, dumaan sa hirap yan, dumaan sa pagkakamali. But you need to learn from your mistake. So kung nagkamali ka, okay lang. So you need to make sure yung pagkakamali mo na yan, hindi na dapat yan mauulit. Diba? Maraming salamat, sir. Maraming salamat at marami na naman ako natutunan ngayong gabi. Tama ba? Kasi most of the time, feeling natin we are perfectionists. Eh. Dapat hindi tayo nagkakamali. Pero nawawala ka dun sa concept, ang pagkakamali, ang failure ay ingredient ng success. It is one of the ingredients of success. You need to fail first in order for you to succeed. Kasi matututo ka lang naman kapag nagkamali ka eh. Tama ba? Kasi pag hindi ka nagkamali, hindi ka pa magkakamali. Hindi ka pa matututo. Di ba? Naku, maraming salamat, sir. Okay, maraming salamat. Maraming salamat at pinaunawa mo sa amin kung ano yung mga normal lang. Kasi normal lang magkamali talaga. Ako, nagkamali ako maraming beses na. But I make sure na lahat ng pagkakamali ko, hindi ko na inuulit. Di ba? Ako, nagkamali ako. Naging Dota player ako during my college days. And because of that, I lost my scholarship. And when I lost my scholarship, pahinto ko sa pag-aaral. Diba? I stopped for 1 year. Diba? Parang, naman ako bumagsak sa accounting, pumasa naman ako sa qualifying exam, in fairness. Diba? Pero pinagsisisihan ko yun, kasi na-delay ako na isang taon eh. Imbes na nakapagtrabaho pa ako ng additional 1 year, nag-aaral ulit ako. Diba? So nag-stop ako ng 1 year because of that. Okay, nagkamali ako doon. Hindi ko na-control yung sarili ko to play computer games. Actually, naglalaro from 7 a.m. to 11 p.m. noon. Talagang one kusawa yun. Except pag may class. In fairness naman, never ako nag-cut ng class during my college days. No, yun yung may pagmamalaki ko. Pero, papasok nga ako, hindi mo na ako nakikinig. Same, sir. Hindi nga ako nagka-cut nga ng class, sir. Hindi ko naman din naintindihan. Pero yun lang yung may pagmamalaki ko. Hindi ako nagka-cut ng class.
Pero dati, nung ako ay hindi pa nalululong sa, nalululong, you know, kala mo talaga addict na addict. You know? Nung hindi pa ako nahihilig sa computer games noon, pag, kasi nahilig lang ako first year, second sem eh. First sem, maganda lang grade ko noon. Ang grade ko sa account noon, parang 1.25 yata, tare, 1.25, ha? Highest ako sa class namin noon, di ba? Tare, yabang sir, ha? And then, siyempre, medyo marunong lang, di ba? Nakakasunod-sunod lang, di ba? So, first year, first sem, yung grades ko, parang puro plot 1, yung mga PE, mga minor, puro pina-plot 1 ko yan. Kasi pag break, nasa library ako. Noong nag-second sem, break, wala na sa library, sa computer shop na yung diretso ko, tapos laro-laro na ako. Diba? That's the problem. Diba? Lahat talaga ng sobra masama. Diba yung lang natutunan ko noon, eh? Lahat ng sobra masama. Everything should be in moderation. Sobrang pag-aaral, masama din yan. Kailangan nagkakaroon ka ng time to relax, to enjoy. Diba? Hindi pwedeng puro aral lang. Diba? Kasi pag puro aral lang, naku, sasabog lang isip, sabog lang ang utak natin. Tapos later on, ang pinakamasakit, sobra ka na nga sa aral, bumagsak ka pa. Charot lang. Makaimala na inisip mo ikaw, sir, masyado kang judgmental, sir. Joke lang. Charot lang. Pero yun lang gusto kong i-impart sa inyo. Normal magkamali. Lahat ng tao nagkakamali. I cannot describe myself as successful already, but I can say, kung nasa naman ako ngayon, lahat yan ay dahil sa aking pagkakamali nung nakaraan. Di ba? And I make sure, and I always make sure na hindi ko na siya mauulit. Diba? Kailangan kontrolin mo na yung sarili mo. Walang masama maglaro. Everything should be in moderation. Anyways, baka maging MMK na to bago tayo magkaiyakan. Let us proceed our discussion ng proof of cash. Kasi baka umiyak ka na dyan. Kala mo MMK to. Hindi po to MMK. Webinar po to ng Reyo regarding proof of cash. Okay? So puntaan natin yung errors. I-discuss ko na lang na errors dito. Yung sa book side na lang ha. Bakit sir? Kasi kung paano ko siya in-explain, o kung paano man yung template natin sa error nung sa book side, parehong-pareho lang din yan sa bank side. Kasi magdo-double discussion lang tayo eh. So kung paano ko diniscuss yung error sa book side, ganun na ganun din sa bank side din yan. Parehong-pareho, walang pinagkaiba. Okay? Pag-usapan natin yung mga errors na yan, mga lintik na errors na yan. Okay, sabi nga natin, ang errors nahati into two. Errors on receipt, saka errors on disbursement. Unahin muna natin yung errors on receipt. Yung receipt, unahin natin yung under receipt or understatement sa receipt. Sinabing understatement sa receipt, kulang sa receipt. Kulang sa pagmamahal. Sir, iba yun. Okay, KSP. Kulang sa pagmamahal. Okay, under receipt, kulang ang receipts or kulang ang na-record na collection. Again, prior month, current month. Pansinin mo. Okay, ano itsura ng template natin? Titinan mo sa dalawang gilid, sa prior month saka current month, normal na bank record lang yan. Again, anong diskarte? Dalawang gilid muna, papuntang gitna. Okay, ang tirahin nyo muna yung gilid, saka kayo pumunta sa gitna. Kasi yung dalawang gilid, bank recon lang yan. Anong treatment sa understatement ng receipt sa bank recon? Pag kula ang receipt, kula ang cash. Pag kula ang cash, anong gagawin? Dadagdagan mo. Kaya nga sa template, nung sa bank recon, pansinin mo, yung dalawang gilid, pa-plus siya. Okay, pansinin mo, yung dalawang gilid, pa-plus siya. Wala, basic na basic sir. Wala na naman palang ka-challenge. Next. Oops. Okay. Puntahan naman natin yung gitna. Yung receipt saka disbursement. Bakit siya minus yung prior month minus sa receipts, yung current month plus sa receipts? Okay. Ito lang ang pinakatatandaan nyo sa error. Ha? Kindly take note of this. Okay. Ito lang ang rule na kailangan mong tandaan sa error. Okay. Pag prior month error, analysis natin is based on the journal entry. Pag current month error, ang analysis natin is based on its nature. Again, I'll repeat. Ito lang ang tatandaan mo pagdating sa error. Sa error, yung dalawang gilid, wala tayong kailangan tandaan dyan kasi normal bank recon lang yan. Ang concern mo lang sa error, ito, yung receipt saka disbursement. Saan siya papasok dyan? Para malaman mo kung saan mo siya ipapasok, tingnan mo kung prior month o current month siya. Sabi ko nga, pakitake note to, pag prior month, ang adjustment depende sa journal entry. Current month, ang adjustment ay based on nature. Let me explain that further. Unahin natin yung prior month. Sabi ni sir, ang prior month analysis, kung sa receipt o sa disbursement siya, ay depende sa journal entry. Pansinin mo, assuming ang prior month natin ulit ay January. Okay, this one is January. And this one is February. Yan, Feb.
Okay. Yung January bank recon, sabi ko kanina, kapareho nun sa credit memo, debit memo, and etc., gagawin mo ng February yan. So, ibig sabihin, yung adjusting entry mo ng prior month, pasok ng February. Kasi gagawin mo pa lang yung bank recon ng January sa February. Anong adjustment mo? Ayan, no, pa-plus, sir. So, kung magpa-plus ka sa cash, anong journal entry mo? Magde-debit ka ng cash. Kaya ng adjusting entry mo eh, magde-debit ng cash. Depende, yung credit, pwede magbago yung credit, ha? Depende. Pero ang debit mo, okay, it is always debit sa cash. Okay, always debit sa cash yan. Ang problema, dahil prior month yan, January yan, magagawa mo yung debit ng cash sa February na. So, dahil nag-debit ka ng cash, pumasok yan sa receipts. Tama? Kasi pag sinabing receipts, total debits. So, pumasok siya ng receipts, eh ang receipts na to, February, ang current month. Dahil prior month siya, anong ginawa mo? Minus mo. Okay, so, ganun palagi ang analysis kapag prior month error. It depends on the journal entry. Pero pag current month yung error, ang analysis mo ay based on nature. Ano ibig sabihin ng based on nature? Pag error on receipt, sa receipt mo lang ilalagay yan. Pag error on disbursement, sa disbursement mo lang ilalagay yan. Kasi again na, pag prior month error, ang adjustment depende sa journal entry. Pag current month error, depende sa nature. Pag error on receipt, sa receipt lang. Pag error on disbursement, disbursement lang. Okay? Kaya nga, kung papansinin mo, yung current month error, nilagay natin sa receipt. Dahil kulang ang receipt, anong gagawin mo sa receipts? Eh, di dadagdagan mo. Di ba? Ganun lang explanation mo. Huwag ka na mag-isip. Ganun lang talaga explanation niya. Walang ka-challenge-challenge. Ano ba naman yun? Walang totally no-brainer. Walang ka-challenge-challenge. Next, over-receipt tayo. Over-receipt, prior month, current month. Pansinin mo ulit sa over-receipt. Doon tayo sa dalawang gilid. Okay? Sa dalawang gilid, bank reconciliation lang yan. Kasi sa bank recon, pag over ang receipt, sobra ang cash. Anong gagawin kapag sobra ang cash? Babawasan mo. Kaya nag-minus tayo sa dalawang gilid. Pansinin mo, nag-minus tayo sa dalawang gilid. Kasi normal na bank recon yung dalawang gilid. Anong problema muna naman? Yung gitna. Ito medyo shock. Ano nangyari? Bakit receipt nasa disbursement? Ayun mo, bakit nasa disbursement siya? Okay, syempre na-shock. Bakit nasa disbursement yan? Kasi nga, prior month. Prior month, anong analysis natin? Depende sa journal entry. Ano bang journal entry niyan? Kung nagbawas ka ng cash, edi ang journal entry mo, credit sa cash. Ayun o, credit sa cash. Kung credit sa cash ng prior month, edi pumasok yan sa disbursement kasi yung bank recon ng January, gawa mo na lang yan o gagawin mo lang yan ng February. Yung disbursement na to, February yan eh. Dahil January yan, anong ginawa mo? Minus. Ito yung sinasabi ko. Kahit na error on receipt, may possibility pumasok sa disbursement. Kasi nga pag prior month, ang adjustment ay depende sa journal entry. Dahil nag-credit ka ng cash, edi pumasok sa disbursement yan kasi disbursement means total credit sa cash. Okay, eh, paano kapag current month? Kapag current month, ang adjustment ay depende sa nature. Dahil error on receipt yan, sa receipt ka lang titingin. Dahil sobra ang receipt, babawasan mo. Ano? Dahil sobra ang receipt, babawasan mo. Diba? Wala, basic sir. Ganun lang pala ang rule. Madali lang pala. Prior month error, based on entry. Current month error, based on nature. Okay, last na, before we conclude our webinar for today. Okay, so punta naman tayo dun sa error on disbursement. Okay. O sa disbursement, ganun din, under at saka over disbursement. Okay, under and over disbursement tayo. Under disbursement, pag kulang ang disbursement, ano ang cash? Sobra. Okay, pag sobra ang cash, anong gagawin mo? Minus. Kaya nga pansinin mo, sa dalawang gilid, anong nangyari? Pa-minus yan. Kasi normal na ba? Reconciliation. Ang dali nga sir, tama ka. Dalawang gilid, bank record. Tapos saka ko na po problemahin yung gitna. Palagi madali lang yung dalawang gilid, bank record lang yan. Next, tayo ngayon sa gitna, receipts and disbursement. Pag prior month, anong sabi ko?
prior month based on journal entry. So yung prior month error, assuming again ito ay January, ito ay February, para madali na lang, January, February. Yung January na bank recon, kailan mo gagawin yan? February na. Kasi nga late yung bank statement. So ibig sabihin, yung adjusting entry nito, papasok na ng February. At dahil pa-minus yan, ang adjusting entry mo ay credit sa cash. No? Credit sa cash ang iyong adjustment. So kung nag-credit ka ng cash ng prior month, ibig sabihin, pumasok sa disbursement yan. Tama ba? Pumasok sa disbursement yan kasi nag-credit ka ng cash eh. Then mo kin-credit mo, February na. Kasi nga, ginawa mo yung bank recon, February na. Ang problema, okay, sinabing disbursement, dapat ang laman niyan, February lang. Eh dahil pang January yan, anong ginawa mo? Minus mo. Yun lang pa yun, sir. Basic na basic pala. Wala pa rin ka-challenge-challenge. Ano ba naman yan? Next, current month. Diba, pag current month error, anong sabi natin? Depende sa nature ng error. Dahil error on disbursement, saan papasok yan? Edi sa disbursement side. So dahil sa disbursement side papasok at kulang ang disbursement, anong ginawa mo? Nagdagdag. Kasi nga kulang under ang disbursement. Ay, wala. Basic na basic, sir. Ano ba naman yan? Under ang disbursement, kulang ang disbursement, dahil current month error, sa disbursement ko pinasok. Diba? Ano ulit ang rule? Again, the last time, anong rule sa error? Pag prior month, depende sa journal entry. Pag current month, depende sa nature. Pag receipt, sa receipt lang. Pag disbursement, sa disbursement lang. Pag current month. Pero pag prior month, katulad kanina, kung naalala mo kanina, pag prior month, kahit na receipt sa disbursement natin pinasok kanina, kasi nga, depende yon sa journal entry na ginawa mo. Kapareho nitong susunod. Over disbursement naman tayo. Last na, over disbursement. Ayoko nang i-discuss to further kasi baka sumabog na yung mga isip natin. Basta ang mahalaga yung basics ng proof of cash, alam natin. Okay, ang mahalaga yung basics ng proof of cash, alam na alam at gamay na gamay natin. Okay, pansinin mo sa over disbursement. Di ba ang strategy? Yung dalawang gilid muna. Kasi bank recon lang yung dalawang gilid. Pag sobrang disbursement, cash ay kulang. Dahil kulang ang cash, anong gagawin mo? Magdadagdag ka. Ayun o, magdadagdag ka. Sa dalawang gilid, magdadagdag. Kasi nga normal the bank recon yan. Okay, punta tayo ngayon sa receipt saka sa disbursement. Okay, pag prior month, anong analysis mo? Ang prior month na adjustment depende sa journal entry na ginawa mo. Dahil nagdagdag ka ng cash, anong journal entry? Ang journal entry po ay debit sa cash. Ayun o, debit sa cash. At ito na ang problema. Ang debit sa cash na yan na pang January, pumasok yan sa, ang layo ng narating ha. Ayan. Pumasok yan sa receipts ng February. Tama ba? Sa receipts pumasok yan. Bakit? Kasi nag-debit ka ng cash eh. Sinabing receipts, total debits. Yung receipts na yan, dapat ang laman niyan lahat ng February lang. Dahil pinasukan mo na pang January, ima-minus natin. Ito yung sinasabi ko kanina. Kahit na error on disbursement, may possibility na pumasok sa receipt. Kasi nga, pag prior month, depende sa journal entry. Pero pag current month error, pag current month, adjustment based on nature. Ano ba ang nature ng error? Disbursement. Dahil error on disbursement, saan mo ilalagay? Eh di sa disbursement side lang. Tama ba? At dahil sobra, anong gagawin mo? Babawasan mo. Okay? Pero yan na yun, yes. Those are the basics of proof of cash. So, walang ka-challenge-challenge, sir. Ano ba naman yan? Totally no-brainer. Okay? Kasi it is already 8 o'clock on my watch. Ayoko naman patagalin itong webinar na to at baka sumabog na ang mga isip natin. Ang mahalaga, natapos natin yung basics ng proof of cash. We already understood kung paano ina-address yung debit memo, credit memo, outstanding check, saka deposit in transit. Inaral natin yung error. Okay? So, kumbaga, titira natin yung basics ng proof of cash, na-discuss na natin lahat. Pero I'm not saying na ito na lahat yon. Kasi pagdating sa auditing problems, nadadagdagan pa nadadagdagan yan. Kasi syempre, ang auditing mas higher sa financial accounting yan in terms of concept. Sa auditing, may mga items pa dyan na minsan sa dulo-dulo lang, may mga items na sa gitna-gitna lang, so di na natin pag-uusapan yon. Kasi higher level na ng proof of cash yon. Ang mahalaga yung basics alam mo. Kasi pag nasa higher proof of cash ka na,
pag naintindihan mo tong basics, masusundan mo kung bakit ganun yung solution. Bakit minus minus o plus plus sa dalawang gilid? Bakit minus minus o plus plus sa gitna lang? So kapag naintindihan mo ito, I can guarantee you, kahit higher level of cash, maintindihan mo pa rin. Okay, maniwala ka sa akin. Okay? So I think that will conclude our discussion for tonight. Okay? So I really hope naintindihan natin yung proof of cash for tonight. So for any questions, queries, or clarification, you can message me on my Facebook. So pakihanap na lang siguro Karim Gonzalez Abitago, kasi meron akong other account dati. Ewan ko kung bakit may ganun ako. Siyempre, alam mo, pagkabataan dati, dami-daming Facebook account. Di ko magets kung para saan yun. Di ba, aking official na Facebook ay yung Karim Gonzalez Abitago. If you have any concerns, questions, or clarifications na kailangan regarding bank record and proof of cash, you can do not hesitate message me. So I will try my best to reply ASAP. Kasi especially kung di tayo friends, baka nasa message request ko yun. So again, thank you so much everyone for attending our webinar for today. I really hope to see you around here in Rayo. So dun sa mga graduates na, kindly consider enrolling with us. I can guarantee you, hindi masasayang yung pera ilalaan mo. I can guarantee you will receive the best review services that you can get. Especially from us, high caliber reviewers na ino-offer namin sa comprehensive materials na meron kami, maniwala ka, hindi ka magsisisi if you will choose Rayo. And for those undergrad students na nagko-consider na mag-advance ng review, parang as early as na, gusto na mag-review kagad, tomorrow, I think, Rayo will formally launch its Rayo Basics. So Rayo Basics is an undergrad review. Kung gusto mo maging ahead dun sa mga kasabayan mo, sa mga kabatchmates mo, you might consider to enroll with us. Okay, we have Rayo Basics, undergrad review. So kumbaga, zero-based approach din yon, zero-based approach din yung Rayo Basic, pero mas comprehensive kasi undergrad review nga. At sa Rayo Basic, ang handle ko naman doon, auditing problem. So ang dahil mo handle, sir. So sa graduate review, ang aking handle, FAR and MAS. Sa undergrad, ang handle ko naman ay auditing problem. So I really hope you may consider enrolling with us. See you in Rayo. Maraming salamat. Good night, everyone. God bless you all and stay safe.